Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sa loob ng 3 araw na halos sa ospital na siya naglalagi, natutuwa siya na nagiging malapit na sa kanya si Lloyd. Mas palagay na rin ang loob niya kay Irene habang nakakasama niya ito at mas nakikilala. Naaalala niya ang kaibigan niya sa katauhan nito. Jade, pwede ko bang iwan muna sa iyo si Lloyd? Sasaglit lang ako sa kondo para kumuha ng mga gamit. Wika ni Irene sa kanya. Yeah, sure. Nakangiting aniya dito. Nasa tabi niya si Lloyd habang pinapakain ito. One more pa baby please. Aniya dito at iniumang stem the broccoli nito. Nalaman niya kasi na masilan ang pagkain ng mga may leukemia. Bawal ang mga mamantikang pagkain at kailangan mas maraming vegetable at prutas ang kainin ni Lloyd. Namili siya kahapon at nanood sa mga YouTube video kung paano magluto ng mga healthy foods. Baby, aalis na ako ha saglit. Nandito naman si Tita Jade. Wika ni Irene at humalik pa kay Lloyd. Nakatakip naman sa bibig ni Lloyd ang maliliit nitong kamay. Kanina pa sila nagpipilitan sa pagkain, pero tinatyagan niya itong subuan dahil alam niyang kailangan nito iyon. Tinanggal ni Irene ang kamay ng anak sa bibig nito. Lloyd, eat your food. Please baby, niluto pa yan ni Tita Jade para sa'yo. Mahinahon ang boses ni Irene pero naroon ang awtoridad. Namamangha siya kapag ginagawa nito iyon. Napipilitan namang inalis ni Lloyd ang kamay nito sa bibig nito at isinubo ang pinapakain niya dito. Very good baby. Masayang puri ni Irene at pumalakpak pa. Napangiti na lang siya sa mag-ina. How I wish mayroon na rin siyang anak. Aalis muna ako ha. Baling sa kanya ni Irene. Nakangiting tinanguan niya ito. Binitbit na nito ang shoulder bag sa kalumabas ng kwarto. Naiwan sila ni Lloyd. Pinilit namang ubusin ni Lloyd ang niluto niya. Maaga siyang gumising para magluto ng mga pagkain. May mga homemade at healthy snacks din siyang niluto dahil kailangan kumain ni Lloyd every 4 hours para hindi ito manghina. Pinunasan niya ng tisyo ang bibig ni Lloyd at ibinigay dito ang baso ng tubig. Tita Watch, turo nito sa flat screen TV na nakadikit sa pader sa harapan nito. Kinuha niya ang remote at binuksan ang TV. Saka niya inilagay sa cartoons na paborito nito. Tumayo naman siya at nailigpit na ang pinagkainan ni Lloyd. Saka dinala sa lababo para hugasan. Ganoon ang araw-araw na ginagawa niya sa loob ng 3 araw. Mamaya ang dating ni Jethro. Nag-text ito sa kanya. At dito na didiretso sa ospital para makita si Lloyd at isabay siya sa pag-uwi. Nang matapos sa ginagawa, lumapit kay Lloyd at naupo sa tabi ng kama nito. Lumapit naman ito sa kanya at humilig. Napangiti naman siya. Manang-mana ito sa ama sa pagiging cleansing nito. Nilalamig ka ba? Gusto mo ng blanket? Masuyong tanong niya habang hinahaplos ang buhok nito. Umiling naman ito. Inilagay niya lang ang braso niya sa ulo nito at niyakap ito, papalapit sa kanya. Hindi naman ito nagreklamo. Nanood silang dalawa hanggang sa makatulog na sila. Nagising siya na may humalik sa noon niya. Nakita niya si Jethro na nakatunghay sa kanya nang magising siya. Agad na sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Yayakapin niya sana ito ngunit naalala niya na nakaunan pala sa kanya si Lloyd. Nilingon niya si Lloyd at nakitang natutulog na rin ito. Nakabukas pa ang TV na pinapanooran nila kanina. Nakalabing pinalingan niya si Jethro. Gusto kitang yakapin kaso tulog si Lloyd. Mahina namang natawa si Jethro. I miss you too, hon. Anito at may init na hinalikan siya sa labi. Nakaawang pa ang labi niya nang iwan ito ni Jethro. Isa pa, ungot niya. Daddy,
Narinig nilang tawag ni Lloyd kay Jethro. Halatang inaantok pa ito at namimigat ang talukap ng mga mata habang kinukuskus iyon para tingnan ng maayos si Jethro. Inalalayan niya naman itong makaayos ng upo. Nandito na si Daddy. Mahinang bulong niya rito. Umupo naman siya na maayos at ibinaba ang mga paa para makaupo rin sa kama si Jethro. Hi baby! Bati nito sa anak. Namilog naman ng tuluyan ang mga mata ni Lloyd nang tuluyang makita ang ama nito. Nagmamadali itong tumayo at dinamba si Jethro. Hey, AC! Natatawang wika ni Jethro sa kasinalubong ng yakap ang anak. Nakangiti niyang pinapanood ang mga ito nang magkamustahan. Kita niya ang pagod sa mukha ni Jethro pero parang baliwala iyon dito habang kausap nito si Lloyd. Hi! Bati ni Irene sa kanila nang pumasok ito sa kwarto. Nakangiti ito habang bitbit ang isang duffel bag at isang paper bag sa kabilang kamay. Dumating ka na pala. Masiglang bati nito kay Jethro at inilagay nito ang mga dala sa couch. Sorry ha, naglaba pa ako kaya ako natagalan. Wala na pala kaming damit. Nakabungis-ngis ito. Mas nagpamukha ditong bata. Maganda si Irene at Jolarin ang personality nito, kaya siguro mabilis na nagkasundo. I told you, ipa-laundry mo na lang. Uwi ka naman ni Jethro. Bahagyang nawala ang ngiti niya pero mabilis niya ring ibinalik iyon. Kailan pa nangialam si Jethro sa pagpapa-laundry? Kaya ko naman, saka may bantay naman si Lloyd, katwira ni Irene. Hindi na nagsalita si Jethro at hinarap na lang si Lloyd, habang si Irene naman ay inabala ang sarili sa pag-aayos ng mga dala nitong damit. Bigla parang hindi na siya kasali sa mundo ng mga ito. Pakiramdam niya na out of place siya bigla. Kung wala siya sa loob ng kwarto, magmumukhang isang buong pamilya ang tatlo. Kinagat na lang niya ang pang-ibabang labi sa kalihim na kinagalitan ang kanyang sarili. Pinigil niya ang pag-iisip ng kung ano-ano dahil ayaw niyang maplaning na naman siya dahil ayaw niyang mag-away na naman silang mag-asawa. Sumandal na lang siya sa headboard ng hospital bed at nanood na lang kahit hindi naman niya talaga naiintindihan ang palabas. Lihim niyang sinulyapan ang mag-ama. Nagtanggal ng coat si Jethro. Itinupi nito ang polo nito hanggang sa siko nito at nakipaglaro kay Lloyd. Dito ba kayo kakain? Mag-o-order lang ako. Anong gusto nyo? Tanong ni Irene nang matapos ito sa ginagawa. Napasulyap siya sarilo. Mag-aalas 7 na pala. Parang gusto na niyang ayain si Jethro na umuwi na pero nakukonsensya naman siya dahil mukhang nasabik dito si Lloyd. What do you want, hon? Tanong bigla sa kanya ni Jethro. Ha? Kahit ano na lang. Aniya dahil sa gulat na bigla siyang tanungin. Mukhang hindi naman napansin ni Jethro ang naging reaksyon niya dahil nakipaglaro ulit ito kay Lloyd pagkatapos nitong sabihin kay Irene na ito na ang bahala. Nawala na siya ng ganang manood kaya naman kinuha na lang niya ang cellphone niya at naglaro ng games doon. Muli na lang ulit siyang pinansin ni Jethro nang dumating na ang order nila. Sabay-sabay silang kumain habang si Lloyd naman ay ang nilutong gulay ni Irene ang kinakain. Nakita niyang hindi mapakali si Jethro sa kinauupuan nito at panay ang sulyap kay Lloyd na halos mangiyak-ngiyak na dahil ayaw nitong kainin ang gulay. Hindi lang ito makahindi sa ina nito. Nang makatapos itong kumain, agad na lumapit ito kay Lloyd at inamo-amo ang anak nito. Siya naman ay inabala ang sarili sa pagliligpit na kinainan nila. Dinala niya sa lababo ang mga utensils at tinugasan saka itinapon sa trash bin ang mga kalat. Nagpupunas siya ng paper towel ng lingunin niya ang mag-ama. Natigilan siya bigla. Nakaupo si Jethro sa tabi ni Lloyd. Habang nasa tabi nito si Irene, may pinagkukwentuhan ang tatlo at nagtatawanan. Larawan ng isang masayang pamilya ang tatlo. Hindi niya mapigilan ang mainis. Heto siya at naglilinis ng mga pinagkainan habang si Jethro at ang mag-ina nito ay masaya nagbabanding. Hindi niya napansin na nalakumos pala niya ang paper towel. Mabilis na lang ulis ang tumalikod at pumasok sa loob ng banyo. Napahawak siya sa sink. Pinipilit niyang lunukuin ang bara sa kanyang lalamunan.
Naghilamos siya para mawala ang luhang namumuo sa mga mata niya. Ilang ulit siyang huminga ng malalim at hinamig niya ang sarili bago siya lumabas ng banyo. Nagulat pa siya nang makita niya si Jethro na nakatayo sa labas ng banyo. Agad siya nag-iwas ng mga mata, baka kasi mapansin nito na umiyak siya. "Pasok ka na, gagamit ka ba ng banyo?" tanong niya dito na nakaiwas pa rin ang mga mata. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. Hindi kasi nakakasiguro na hindi nito makikita sa mga mata niya ang panunumbat. Lalagpasan na sana niya ito nang bigla siya nitong hapitin. Nagulat naman siya at mabilis itong itinulak, sabay tingin sa paligid. Busy si Irene at Lloyd kaya hindi sila napapansin. Mas lalo naman siyang hinapit ni Jethro habang nakakunot ang noong pinagmamasdan ang mukha niya. "Pagod ka na ba? Gusto mo na bang umuwi?" masuyong tanong ni Jethro. "Maya-maya na." Paiwas niyang sagot sa kamarahan lumayo dito. "May problema ba, Han?" tanong dito na nakakunot ang noo at takang nakatingin sa kanya. "You look bothered." Yumuko siya. "Masakit kasi ang ulo ko." Pagsisinungaling niya dito. "Teka, hihingi ako ng gamot sa nurse." Aniya at hindi na ito inintay na magsalita. Dire-diretso siya sa labas. Napasandal siya sa likod ng pintuan at malalim na bumuntong hininga. Nagpalipas siya ng ilang oras. Nagtungo siya sa rooftop ng hospital at doon nagpahangin. May mga bench doon at artificial na puno. Malamig ang hangin dahil gabi na. May nakita siyang dalawang nurse na naninigarilyo sa hindi kalayuan. Naupo siya sa isang bench at doon tumanaw sa langit. Maganda ang gabi dahil maaliwalas ang langit. Kita ang mga bituin at ang buwan. Nanatili siya roon ng halos kalahating oras nang feeling niyang okay na siya at kaya na niya uling makangiti. Tumayo na siya at naglakad pabalik sa kwarto ni Lloyd. Hindi na siya gumamit ng elevator. Naghagda na lang siya. Huminga pa siya ng malalim bago buksan ang doorknob. "Nasabi mo na ba sa kanya?" Narinig niyang wika ni Irene. Natigil siya sa pagpasok. "I have no plans to say." Malamig na wika naman ni Jethro. Nakurious siya sa kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Bumuntong hininga sa Irene. "Paano si Lloyd?" Parang naiiyak na si Irene. "Kaya nga gumagawa ako ng paraan." Napamura si Irene. "Alam mo kung ano ang paraang makakatulong sa anak mo." Nakarinig siya ng lagabog kaya naman agad na siyang pumasok. "Jethro!" sigaw niya nang makita nitong sakal-sakal ni Jethro si Irene. Gulat na naman na palingon sa kanya ang asawa at agad na binatawan si Irene. Ubo ng ubo si Irene at napasalampak sa sahig. Lumapit siya kay Irene at inilalayan ito. "Ano pang nangyayari, Jethro?" sigaw niya sa asawa. Nakatiim ang mga bagang nag-iwas naman ito ng tingin. "Ayos ka lang?" nag-aalalang tanong niya kay Irene, bahagyang namumula ang leeg nito. Nagulat naman siya nang biglang hilahin siya ni Jethro sa braso niya at hinila siya patayo. "Ano ka ba?" sikmat niya rito at tinitigan ito na masama. Hindi naman ito umimik. Madilim ang mukha nito at umiigting ang panga nito. "Jethro, ano ba?" protesta niya nang hilahin siya nito palabas ng kwarto. "Jethro, teka nga." Pilit niyang hinihila ang braso sa mahigpit na hawak-hawak nito. Halos nakakaladkad na siya ng asawa sa bilis ng paglalakad nito. Hindi siya nito pinapakinggan hanggang sa makarating sila sa parking at sapilitan siya nitong isinakay sa shotgun seat. Nasundan niya na lang ito ng tingin nang umikot ito at sumakay sa driver's seat. Malakas na hinampas niya ito sa braso nang makaupo ito sa likod ng manibela. Nilingon lang siya nito pero hindi ito nagsalita. Pinaandar na nito ang makina. Hindi na lang din muna siya nagsalita at pilit niyang kinakalma ang sarili. Ayaw niya magtalo sila habang nagmamaneho ito dahil baka maaksidente pa sila. Wala silang imikan habang bumabiyahe. Mabilis ang pagpatakbo ni Jethro. Mahigpit din ang pagkakahawak nito sa manibela. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nito at ni Irene. Kung bakit humantong pa na nasakal ito ni Jethro. Kita niya ang galit nito kanina
na napalitan ng takot at pag-alala na makita siya nito. Base sa usapan na narinig niya tungkol iyon kay Lloyd at sa hindi paraan na makakatulong kay Lloyd, nasabi mo na ba sa kanya? Naalala niyang tanong ni Irene kay Jethro. Siya ba ang tinutukoy nito? Siya ba ang pinag-uusapan ng mga ito? Pero bakit? Hindi niya napansin na nakarating na sila sa bahay. Pumasok ka na. Napalingon siya kay Jethro. Hindi pa rin ito nagtatanggal ng seatbelt at nakahawak pa rin ito sa manibela. Nasa harap ang tingin nito. Hindi siya nililingon nito. Mukha wala itong balak bumaba. At ikaw? Tanong niya. Pigil-pigil ang sariling huwag itong sigawan. Hindi ito umimik. Tinatanong kita, Jethro. Aniya na hindi itinatago ang inis sa tinig. Pupunta ako sa opisina. Bumaba ka na at pumasok para makapagpahinga ka. No, hindi ako bababa kung hindi ka rin bababa. Jade, pwede ba? Nagulat siya nang bigla siya nitong singhalan. Mukha rin nagulat ito sa nagawa. Mahinang napamura ito sa bayhampas sa manibela. Naniningkit naman ang mga mata niya. Binasa niya ang labi niya at huminga ng malalim. Please, bumaba ka na. Wika niya at nakikiusap dito. Umiling siya. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin ang nangyari kanina at hindi ka aalis. Napahilamos naman sa mukha si Jethro. Dama niya ang frustration nito pero wala siyang pakialam. Gusto niyang mag-usap sila. Gusto niyang masagot ang lahat ng tanong niya. Hindi siya papayag na aalis na lang ito basta para takasan ang mga tanong niya. Mariing nakatikom ang bibig nito at nakipagtitigan sa kanya. Hindi naman siya nagpatinag. Pinakita niya rito na hindi siya makikinig sa gusto nito. Bakit mo sinakal sa Irene at sa loob pa mismo ng kwarto ni Lloyd? Really, Jethro? Paano kung gising ang bata o nagising siya? Anong sa tingin mo ang mararamdaman niya kapag nakita niya ang sinasakal ng daddy niya ang kanyang mami? Napailing siya dahil sa pagiging pabaya ni Jethro. Lloyd is a very delicate child. Saksi siya kung gaano ito kalapit sa ina. At sinong anak ang matutuwa kapag sinasaktan ng daddy nila ang mami nila? Lumambot naman ang ekspresyon ng mukha ni Jethro. Mukhang naisip din ito ang posibilidad ng sinasabi niya. Mariin siya napapikit at kinalma ang sarili. Walang mangyayari kung dadaanin niya sa galit si Jethro. Nang dumilat siya ng mga mata, nakita niyang tulala si Jethro sa manibela. Inabot niya ang kamay nito na nakahawak sa manibela at ginagap iyon. Nabaling sa kanya ang mga mata nito. Naroroon ang pagsisisi. Hindi ba pinag-usapan na natin to? Walang lihiman? Lahat sasabihin mo sa akin dahil ako ang asawa mo. Mag-asawa tayo, Jethro. Para lang siyang nagsasalita sa hangin dahil wala nang balak sumagot si Jethro. Mariing nakatikim ang mga labi nito. Nagbabara ang lalamunan niya at naiiyak siya. Bakit hindi magawang mag-open sa kanya ni Jethro? Bakit nagagawa nitong itago sa kanya ang lahat kahit alam niya namang may inililihim ito? Asawa pa ba ang turing mo sa akin, Jethro? Puno ng hinanakit na tanong niya dito. Malungkot na tumingin naman sa kanya ito. Kung kaya niya lang basahin ang nasa isip nito, ginawa na niya. Ipagpapalit niya lahat. Malaman lang ang tumatakbo sa isip nito. Parang hindi kasi eh. Hindi ko ramdam. Huminga muna siya ng malalim para pigilan ang panginginig ng boses niya. Mahalaga pa ba ako sa'yo? Kasi kung oo, sasabihin mo sa akin ang dapat kong malaman. Umiwas uli ng tingin si Jethro na makita nitong pumapatak na ang luha niya. Bumaba ka na. Mas lalo siya napaiyak. Matagal niyang tinitigan si Jethro. Titig na puno ng hininakit. Natawa na lang siya at napailing habang walang tigil ang pagpatak ng mga luha sa mga mata niya. Tinanggal niya ang seatbelt at binuksan ang pintuan. Nilingon niya pa ito bago siya tuluyang bumaba. Nang makababa siya, agad na umandar ang makina ng kotse ni Jethro. Napaatras na lang siya at nasundan na lang ng tingin ang sasakyan nito habang paalis ito. Napasapo siya sa bibig para kontrolin ang kanyang hikbi. Ang sakit-sakit na hindi siya kayang pagkatiwalaan ni Jethro. Ang sakit dahil
Hindi niya alam kung saan ilulugar ang sarili niya. Hindi niya alam kung ano ang papel niya sa buhay ng asawa niya. "Ma'am, ayos lang po kayo?" tanong sa kanya ng bodyguard niya. Marahan lang siyang tumango. Nanlalabo ang paningin niya dahil sa mga luhang humihilam sa kanya. Tinulungan siya nitong tumayo. Nagpasalamat siya rito at naglakad papasok sa bahay. Umaakyat siya sa itaas pero hindi siya sa master's bedroom tumuloy. Nagpunta siya sa guest room kung saan siya madalas matulog. Hindi niya kayang mahiga sa kama nilang mag-asawa dahil parang hindi tama. Nahiga siya sa kama. Kinuha niya ang unan at niyakap iyon ng sobrang higpit. Doon siya umiyak ng umiyak. Pababa siya ng hagdan habang paakyat naman si Jethro. Kauuwi lang nito dahil hindi naman ito umuwi kagabi. Alam niya dahil lihim niyang inaantay na umuwi ito. Nag-iwas siya ng tingin at tinuloy ang paghakbang paibaba. Ganon din naman ang ginawa nito. Para silang mga estranghero sa isa't isa dahil wala silang pansinan. Nagbabara naman ang lalamunan niya pero pinilit niyang nilunok iyon. Gusto niyang mamanhid na lang siya sa mga nangyayari sa kanila. Gusto niyang sanayin ang sarili para kahit papaano mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Nagtuloy siya sa kusina. Nagsalin siya ng kape sa tasa. Wala siyang ganang kumain ng almusal. "Ma'am Jade, may tawag po para sa inyo." Uwi ka ng katulong habang hawak nito ang cordless ng phone. Nakakunot noon namang tinanong niya ito. "Sino raw?" "Hindi ko ho natanong." Kakamot-kamot na wika nito sa kanya. Bumuntong hinangaman siya at inabot ang cradle. "Hello, Jade, si Irene to." "Irene, bakit ka napatawag?" Nagtatakang tanong niya dito. "Si Jethro ba?" Matabang na tanong niya. "Kakauwi lang ni Jethro. Hindi ba galing sa hospital ang asawa niya?" "Hindi," agap nito. "Gusto sana kitang makausap ng personal. May gusto lang akong sabihin." Halata sa boses nito ang pag-alinlangan. Saglit naman siya natigilan. Curious siya sa kung ano ang sasabihin nito sa kanya. "It's about what happened last week." "Sige, saan tayo magkikita?" "Sa Starbucks, malapit sa hospital. Mamaya sana after lunch." "Okay, sige, pupunta ako." Aniya at agad na pinutol ang tawag na makitang papasok si Jethro sa dining. "Sinong kausap mo?" Malamig na tanong nito. "Si Elisa, nangungumusta?" Pagsisinungaling niya. Sa tingin niya kasi, pipigilan siya nito kapag nalaman nitong makikipagkita sa kanya si Irene. May itinatago ang asawa niya sa kanya at isa si Irene sa nakakaalam kung ano iyon. Gusto niyang malaman kaya pumayag siya makipagkita sa babae. Tinitigan siya nito, tila sinisigurado kung kasasabi siya ng totoo. Naiinis siya dahil doon pakiramdam niya. Wala kasi itong tiwala sa kanya. Well, ayaw nga nitong sabihin sa kanya kung ano ang dapat niyang malaman na ayaw naman itong ipaalam sa kanya. "Magkikita kayo?" tanong ulit nito sa kanya at hinila ang upuan sa kabisera. Tinitigan naman niya ito. "Himala, nagka-interest ka." Sarkastikong wika niya dito at mabilis na tumayo at iniwan niya si Jethro sa hapag. Umakyat siya sa guest room kung saan siya natutulog sa ngayon. Hindi rin naman umuwi si Jethro pero ayaw niyang matulog sa kwarto nila dahil mas lalo niya lang itong namimiss. Naligo na siya at nagbihis. Pagbaba niya wala na si Jethro, nakaalis na raw. Sumakay na lang siya sa kotse niya at hindi pinansin ang bodyguard niya. Susunod naman ang mga ito sa kanya gamit ang sasakyan na bigay rito ni Jethro. Maaga siya ng 30 minuto sa usapan nila na Irene pero nagulat pa siya na makita niya roon ang babae. Nakasuot ito ng blouse at jeans. Nakapusod ang kalahating buhok nito. Napansin niya rin na nanlalalim ang mga mata ni Irene. Mukhang ilang araw nang walang tulog. Agad na ngumiti ito nang makita siya. Ngiti na hindi malang umabot sa mga mata nito. "Pasensya ka na. Kanina ka pa ba?" tanong niya at naupo sa tabi nito. "Hindi naman. Kakadating ko lang din."
Saglit lang, o-order muna ako. Anito sa katumayo na. Sinundan niya ito ng tingin at napansin niyang tila balisa ito. Nang bumalik ito, nilapag nito sa harapan niya ang latte. Sorry, hindi ko natanong kung ano ang gusto mo. Ayos lang. Tumikim siya. Kumusta nga pala si Lloyd? Tanong niya dito. Hindi na kasi siya nakakadalaw sa hospital. Bahagya naman itong ngumiti na mabanggit ang anak. Namimiss ka na niya. Dalawin mo naman siya kung hindi ka busy. Wika nito. Miss na rin na naman niya si Lloyd. Nakukonsenso siya na hindi niya man lang ito nadadalaw. Mamaya, aakyat ako sa taas. Ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Dadaan na lang si mamaya sa loob ng kwarto ni Lloyd. Tutal malapit lang naman dito ang hospital. Huminga muna ng malalim sa Irene bago nito pinagsalikop ang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Napasunod naman ang tingin niya roon pagkatapos ay sa mukha nito. Halatang kinakabahan ito pero determinado. Tungkol kay Lloyd. Umpisa nito. Tahimik lang siya at inaantay ang sasabihin nito. Unang-una, gusto kong malaman mo na hindi ko gustong manggulo. Hindi ko gustong magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ni Jethro. Diretsong tumingin ito sa mga mata niya. Wala naman akong balak na ipakilala pa si Lloyd kay Jethro pero kailangan niya ng bone marrow transplant. Binasa nito ang dila ang labi nito bago nagpatuloy. Unfortunately, hindi sila magkamatch. Tahimik siyang nakikinig dito. Tinanguan niya ito para magpatuloy ito sa pagsasalita. Obviously, hindi rin kami match ni Lloyd. Wala pang nakikita ang kamatch niya na posibleng maging donor niya pero may isang paraan. Bahagyang nanginginig ang boses ni Irene. Kung magkakaroon si Lloyd ng kapatid sa parehong magulang na. Wait! Pigil niya rito. Alam niya na kung saan patungo ang usapan nila at parang naninikip ang dibdib niya. Iyon lang ang paraan na makakaligtas sa anak ko. Pero, isa lang. Agap nito sa sasabihin niya at ginagap nito ang kamay niya habang tumutulo na ang luha nito. Nagmamakaawa ako. Bilang isang ina, humihingi ako ng tulong at pangunawa mo. Kailangan ko si Jethro. Kung magkakaanak kami uli, magkakaroon ng donor si Lloyd, madudugtungan ang buhay niya. Let's go! Wika ni Jethro, na bigla na lang sumulpot sa tabi niya at marahas na hinila ang braso niya. Jethro! Gulat naman na wika ni Irene. Madilim ang mukhang sinulyapan ito ni Jethro. I told you na huwag mong kakausapin ang asawa ko. Pero wala na akong choice. Kung hindi ako lalapit kay Jade, wala kang balak sabihin sa kanya. Dahil hindi niya kailangan malaman. Dahil hindi mangyayari ang gusto mo. Naghahanap na ako ng donor. Bakit hindi mo magawang maghintay? Marahas na napamura si Jethro. Napatilisa na biglang tadya ka ni Jethro ang lamesa. Agad na nakaagaw iyon ang atensyon sa mga naroroon. Akma rin lalapit ang security guard pero pinigilan ito ng mga bodyguard niya. Nakita rin niya si Tim, ang sekretary ni Jethro, na agad na sinalubong ang manager ng coffee shop para kausapin ito. Dahil ina ako, umiiyak na sigaw dito ni Irene. At lahat gagawin ko para sa anak ko. Kahit maglumuhod ako, kahit magmakaawa ako, gagawin ko para sa anak ko. Shut up! Marahas na mura ang pinakawala ni Jethro. Mabilis naman siyang pumagitna sa dalawa. Kahit pa parang lumulutang ang utak niya sa mga nalalaman. Huminahon kayong dalawa. Nagtaka pa siya dahil kalmado ang boses na lumalabas sa kanya. Tiningala niya si Jethro na nanlilisik ang mga matang nakatingin kay Irene. We need to talk. Tayong tatlo and private. Nilingon niya sa Irene na nagkaroon ng munting pag-asa sa mga mata nito. Sumunod ka sa amin. Wika niya sa kahinila si Jethro. Nakita niya naman kaagad ang kotse nito sa labas ng coffee shop. Hindi na siya magtataka kung bakit alam nito kung nasaan siya at kung sino ang kasama niya. Dahil malamang nireport iyon ng bodyguard niya. Hinagis niya ang susi ng kotse niya sa bodyguard niya para ito ang magmaneho niyon pabalik sa bahay.
Sumakay sila ni Jethro sa kotse nito. Binalibag pa sara ni Jethro ang pintuan nang sumakay ito sa likod ng manibela. "Yun ang ayaw mong malaman ko." Malamig na tanong niya dito, sa harap na katingin ang mga mata. "Dahil hindi mo na naman dapat malaman yun." Sikmat nito sa kanya sabay hampas sa manibela. Mabilis na nag-init ang ulo niya. Marahas na nilingon niya ito at hindi makapaniwalang tiningnan ito. "Yung ganoong bagay sa tingin mo, hindi ko dapat malaman?" "Oo." Sarkastikong natawa siya. "Asawa mo ako." Puno ng hinanakit na paalala niya rito dahil parang nakakalimutan na nito kung ano ang papel niya sa buhay nito. Lumambot naman ang ekspresyon ng mukha ni Jethro nang makita nito ang hinanakit sa mga mata niya. "And I love you. I love you. That's why, Lishan, kung ano man ang sinabi niya sa iyo, maniwala ka sa akin. Hindi ako papayag. Hindi ko. Pero yun lang ang paraan para gumaling sa Lloyd, ang anak mo." Sunod-sunod na umiling ito. "Alam kong mahirap na para sa iyo na tanggapin ang pagkakaroon ko ng anak sa iba. At ayokong mas pahirapan ka pa. Dahil kailangan ko na namang magkaanak sa iba sa pangalawang pagkakataon." Napahagulhol si Jethro. "Ito ang dahilan kung bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lahat." Tumango ito at iniiwas ang tingin sa kanya. Nabura ang lahat ng sama ng loob niya kay Jethro. Nitong mga nakaraang araw, ngayon nauunawaan na niya. Gusto lang siya nitong protektahan. Ayaw nitong malaman niya ang totoo dahil ayaw nitong masaktan siya. Dinukwang niya ito at niyakap. Yumakap din ito sa kanya na mahigpit at umiyak sa liag niya. Nagalit siya dito, pero siya na rin ang iniisip nito. She can't imagine how hard it was to him. Pinoprotektahan siya nito habang nagpupursige itong makahanap ng donor para sa anak nito. Mas pinili siya nito kaysa sa malaking tsansa na gumaling si Lloyd. Alam niya na mahal nito ang anak. Kung siya ang nasa kalagayan nito, kung siya ang nagkaroon ng anak sa iba, hindi niya maipapangako na ito ang pipiliin niya. Dahil katulad ni Irene, gagawin niya rin ang lahat para sa anak. Pero si Jethro, dahil sa pagmamahal nito sa kanya, nagawa siya nitong piliin. "Sana sinabi mo kaagad sa akin, mahal kita Jethro, kaya lahat matatanggap ko. Kung kinakailangan mong magkaanak uli kay Irene para mabuhay si Lloyd nang normal, papayag ako." "Alam ko na gagawin mo yun, Han." Anito at ikinulong ang mukha niya sa palad nito. "At hindi ko kayang hayaan ka na gawin ang isang bagay na alam kong makakasakit sa'yo. Ayokong masaktan ka." Puno ng luha ang mga mata ni Jethro. Habang sinasabi niya iyon, muli siya nitong niyakap. Sa kondo na Irene sila dumiretso. May kalakihan ang kondo ni Irene pero walang gaanong mga furniture. May dalawang kwarto, living room, kitchen at dining area. Magkaharap sila sa living room. Magkatabi sila ni Jethro habang nasa harap nila si Irene. "In vitro fertilization, anito. Napaliwanag na sa akin ni Doc ang tukol doon. Kailangan lang ng sperm cell mo at ng egg cell ko para makabuo ng baby. At pagkatapos nun, kailangan lang natin maghintay para ma-develop ang baby at makapanganak ako, para makakuha ng bone marrow sa baby." Nakikinig lang siya habang pilit nitong ipinapaliwanag sa kanila ang lahat. Ramdam niya ang pagka-tense ni Irene at ang pagkailang nito habang nagpapaliwanag. "Alam kong may kamahalan ang in vitro, kaya naman handa akong makishare sa gagastusin." Wika nito. Umiling siya. "Hindi problema ang pera." Aniya at bahagyang sinilip sa gilid sa mga mata niya si Jethro. "Sasagutin namin ang lahat ng gastos pero..." Binasa muna niya ang mga labi dahil nanunuyo ang lalamunan niya. "Ako ang magiging surrogate mother." Nanlaki ang mga mata ni Irene dahil sa sinabi niya. Ramdam niya naman na marahas na paglingon ni Jethro sa kanya. Pero hindi niya ito nilingon. Pinisil niya na lang na mariin ang mga kamay nitong hawak niya. "Malaki naman ang tsansa, hindi ba? Sa mga test tube baby, isa sa mga sperm cell at egg cell ninyo ang gagamitin, kaya wala magiging problema. Hindi makakaapekto sa baby kung ako ang magbubuntis sa kanya. Magiging donor pa rin siya ni Lloyd."
That fucking ridiculous, Han. Bakit mo gusto yung magbuntis sa anak ng iba? Napatayo si Jethro at galit na sinisigawan siya. Hindi niya pa rin ito nilingon at kay Irene pa rin siya nakatingin. Hinihintay niya ang sagot nito sa gusto niyang mangyari. Masakit isipin na magbubuntis siya ng anak sa iba pero anak rin naman iyon ni Jethro. Kaya okay na rin iyon sa kanya. Kaya niya sigurong lunukin ang pride niya. Dahil mas hindi niya kayang mawala ng papel sa buhay ni Jethro. Hindi niya kayang hayaan na piliin siya ni Jethro kaysa sa anak nito. Dahil alam niyang pagsisisihan iyon ni Jethro. Pero natatakot siya. Nakakatakot na baka kapag nagkaanak na uli ang mga ito, makalimutan siya ni Jethro. Naalala niya ang eksena sa loob ng kwarto ni Lloyd. Yung siya ang naghuhugas habang masay nagkukwentuhan ang tatlo. Paano na lang kung may isa na namang anghel ang dumating? Paano siya? Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi siya mawala sa pictures. Kasi gudang magbuntis siya sa anak ng iba. Gusto ko rin ibigay mo sa akin ang lahat ng karapatan sa bata. Ako ang kikilala na niyang ina, ang magpapalaki sa kanya, ang makikilala niyang ina. Siguro ikaw ang biological mom niya, pero gusto kong ako ang kikilala na niyang tunay na magulang. At walang dapat na makaalam nito. Mananatili ang sekretong ito sa ating tatlo. At of course, sa mga nurse at doktor. Matagal silang nagtitiga ni Irene hanggang sa magyuko ito ng ulo at tumango. Pumapayag ako, sagot nito. Lihim siya nakahinga ng maluwag dahil sa pagpayag nito. Napamura naman si Jethro at naihilamos ang kamay sa mukha nito. Hindi ako papayag, mariing tanggi ni Jethro nang makauwi sila sa bahay. Halos alugin na nito ang ulo niya, bawiin lang niya ang sinabi kanina. Pero wala siyang balak bawiin, buo ang desisyon niya. Siya ang magbubuntis at manganganak sa anak nito at ni Irene. It's a win-win situation, Jethro. Kalmadong aniya dito. Nagtungo siya sa kusina para kumuha ng tubig. Sumunod naman ito sa kanya. Hinila naman ito ang braso niya, saka siya pilit na pinaharap dito. Muntik na niya pang mabitawan ang bottled mineral. Fine! Kung ayaw mong si Irene ang magbuntis, fine! It's fine with me. But you will not be the surrogate. We will choose the other. Someone we all don't know. And if you want to adopt the child, go ahead. I agree. But I won't let you down to that level. You are my fucking wife, Jade. Marahas na mura nito. Marahas na binawi niya ang braso mula dito. Ano bang masama kung ako ang magbuntis sa anak mo? Anak mo naman yun at asawa mo naman ako. Because it's too much. Malakas na sigaw nito sa kanya. Namumula na ang mukha nito sa galit at litaw na ang mga ugat sa leeg nito. Galit na nailamos nito ang mga palad sa mukha at tila nauubusan na ng pasensya sa kanya. Mariin niyang itinikom ang bibig para hindi na siya makapagsalita ng mas lalo pang magpapagalit dito. Napapikit na lang siya ng mariin ng galit na tinalikuran siya ni Jethro. Hapunan na pero hindi pa rin lumalabas si Jethro sa opisina nito sa loob ng mansyon. Halatang galit pa rin sa kanya. Ipinatawag niya ito kanina sa katulong para kumain pero hindi ito bumaba. Nakakain ang akyat na rin ng bote ng alak ang katulong sa itaas. Napabuntong hininga na lang siya. Ibinaba niya ang kubyertos dahil nawala na rin siya ng ganang kumain. Pinaligpit na lang niya sa hapag saka umakyat na sa itaas. Kumuha lang siya ng pajama sa master's bedroom saka lumipat sa guest room. Nagbababad siya sa bathtub para ma-relax ang kanyang katawan. Pakiramdam niya pagod na pagod siya ngayong araw. Pagod sa mga nalaman at pakikipagtalo sa asawa. Sa dami na nangyari at nalaman niya para sa iyong cellphone na nalawbat, kailangan niya mag-recharge dahil baka bigla na lang siyang bumigay. Sabi nila, lahat naman daw na mag-asawa may pinagdadaan ng pagsubok.
Ilan niya nasanay, kaya ni nilang dalawang mag-asawa ito. Pumikit siya at hinayaang namnamin ang katawan niya ang maligamgam na tubig, kahit papaano nakakaramdam siya ng ginhawa. Para siya nakalutang, iyon ang pakiramdam niya, kaya siya nagmulat ng mga mata. Namulatan niya sa side view ng mukha ni Jethro. Karga-karga siya nito palabas ng banyo. Marahan siya nitong inihiga sa kama. Jethro. Tawag niya kay Jethro. Nangangalit naman kasi ang bagang nito at madilim ang mukha. Galit pa rin sa kanya. Shut up. Mahina pero mariin na wika nito. Lumungkot naman ang mata niya sa galit. Magpapakamatay ka ba? Anito habang tinutuyo nito ng tuwalya ang katawan niya. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Nangunot ang noon niya nang marinig ang bahagyang nanginginig ang boses ng kanyang asawa. Nakita niya rin na napupuno na ng mga luha ang mga mata nito. Umangat ang kamay niya para haplusin ang pisngi nito pero agad niya itong pinigilan. Ramdam niya ang panginginig ng kamay nito na nakapagpapigil sa kamay niya. My God, Jade! Anito at ginamit ang pantakip sa mga mata nito ang kamay niya. Bahagyang yumugyog ang balikat nito at nabasa rin ang mga kamay at palad niya na umiiyak si Jethro. Pumangon siya at naupo. Jethro! Pero hindi siya nakapagsalita nang hatakin siya nito at mahigpit na yakapin. Amoy niya ang alak nito. Itinulak niya ito palayo sa kanya. Nakita niyang namumula ang mukha at leeg at tainga nito. Indikasyon na lasing nga ito. Lasing ka. Don't fucking do that to me. Sigaw nito. Ha? Huh? Ano? I told na to sleep in that fucking bathtub. What if you drown? Napanganga siya na ma-realize kung ano ang pinaghihimutok nito. Nakatulog siya sa bathtub. Magigising ako kapag lumubog ako doon bago pa ako nalunod. Aniya dito. Paano kung hindi ka na nagising? Ha? Paano? Naitirik na lang niya ang mga mata niya. Okay, sorry. Hindi ko na uulitin. Okay? Kumalma ka nga. Dito ka lang. Parang batang pigil nito sa kanya. Nang akma siyang tatayo para magbihis at maasikaso itong punasan at palitan ng damit. Naupo naman siya uli. Muli naman siya nitong niyakap ng mahigpit na parang tatakasan siya dito. Hinayaan niya na lang ito sa gusto nito. Nang maramdaman niyang kalma na ito, itinulak niya itong muli palayo sa kanya at kinulong ang mukha nito sa palad niya. Magbibihis muna ako, okay? Baka hindi nga ako sa pagkalunod mamatay. Sa yumonya naman. Biro niya rito. Tiningnan naman siya nito ng masama at akmang magsasalita na naman pero pinigilan niya ito sa pamamagitan ng halik. Enough! Magbibihis muna ako. Nilalamig na siya dahil wala siyang suot na kahit ano. Idagdag pa na malakas ang buga ng aircon. Nagtungo siya sa closet at kumuha ng pajama roon sa kanagbihis. Nang lingunan niya ang asawa, nakita niya itong nakatalungko. Nakapatong ang mga siko nito sa mga hita nito habang sapu-sapu ng mga palad nito ang mukha nito. Pumasok siya sa banyo at kumuha ng basin sa katawel. Nilagyan niya iyon ng tubig sa kabumalik kay Jethro. Naupo siya sa tabi nito at hinila ito paharap sa kanya. His eyes were bloodshot. Kita pa rin ang takot at pag-alala sa mga mata nito. Nakaramdam naman siya ng awa dito, kaya iniiwas niya ang mga mata. Kinuha niya ang towel at piniga iyon sa kapinunasan si Jethro sa mukha para humulas ang lasing nito. Nanatili naman itong nakatitig sa kanya. Tanggalin na natin to. Hindi ito sumagot. Sa tanong niya saka naman binuksan niya na lang ang botones ng polo nito para hubaran ito sa kanya pinunasan ang dibdib ni Jethro. Napapalunok naman siya habang ginagawa iyon sa asawa. Bumaba ang kamay niya hanggang sa puso ni Jethro. Pinigilan nito ang kamay niya at kinuha ang bempo sa kanya. Napapikit siya nang lumapat ang labi nito sa labi niya. Ibinuka niya ang bibig para hayaan itong galugarin ang kanyang bibig. Hinawakan nito ang batok niya at pinalalim ang halik. Isang ungol ang kumawala sa bibig niya. Halos pareho silang habol ang hininga na maghiwalay ang kanilang mga labi. Para na rin siyang nalalasing dahil sa halik nito. Namumungay na rin ang mga mata niyang nakatitig kay Jethro
dahil sa pagnanasang kumakalat sa kanyang katawan dahil sa pinagsaluhan nilang dalawa. "Say you love me, Hen," hiling ni Jethro habang hinahaplos ng hinlalikin nito ang labi niya. "Sabihin mo please, mahal kita. Sabihin mong hinding-hindi mo ako iiwanan. Hinding-hindi kita iiwanan, Jethro." Suminghap ito na parang nakahinga ito ng maluwag dahil sa sinagot niya. Lalo nitong idinikit ang noo sa noo niya. "You promise?" Mabining anas nito na bahagyang tinutokso ang mga labi niya. "I promise," sagot naman ni Jade. Maaga siyang nagising. Agad niyang hinagilap ang pajama na suot niya kagabi sa kabinalingan si Jethro na nakadapa sa ibabaw ng kama. Wala itong saplot at ang tanging nakatabing sa pang-upo nito ay kumot. Napangiti siya at tinapil ang pang-upo nito para gisingin ito. "Huy, gising na!" Aniya dito. Umungol lang ito at isinubsob ang mukha sa unan. Nakangiting na pailing na lang siya. Nagtungo na lang siya sa banyo para maghilamos at magsipilyo. Hinayaan niya pang matulog si Jethro. Bumaba na siya sa kusina para magkape at maghanda ng almusal nila. Nakaluto na siya nang bumaba si Jethro. Nakaligo na ito at bagong shave. Nakasuot ito ng sweatshirts at t-shirt. Agad na lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. "Morning. Coffee?" Alok niya dito. Tumango naman ito at naupo sa kabisera. Binigyan niya ito ng kape sa kahinainan. "Pupunta ka ba sa ospital?" Tanong niya rito nang maupo siya at nagsimulang sandukan ang sarili. Natigil naman ito sa paghigop ng kape. "Yes, you want to come with me?" Tanong nito sa kanya. "Oo, aasikasuhin ko na rin kasi ang tungkol sa Envetro." Nagulat siya nang malakas na inilapag nito ang tasa sa lamesa. Bahagya pang natapon ang laman niyon. "I told you, I won't allow you to." "Pag-aaway na naman ba natin to?" Putol niya sa sasapihin nito. "Walang normal na asawa ang papayag sa gusto mong mangyari." Umiigting ang bagang ni Jethro. Inirapan naman niya ito. "Alam natin pareho na abnormal ka, Jethro." Nakalabing aniya dito. "Totoo naman kasi iyon. May normal bang ipagsha-shopping ka pagkatapos sisingilin ka para lang mas lumaki pa ang utang mo sa kanya? May normal bang ipapakidnap ang ama mo para lang mabaon ka ng utang na loob sa kanya?" Natigilan si Jethro at napatitig sa kanya. Nang matagal pagkuwan, bigla na lang itong natawa. "See? Abnormal talaga. Kanina galit na galit, ngayon naman natatawa." "Still," anito, iiling-iling pero bahagyang nawala na ang galit sa boses nito. "Hayaan mo na ako. Napamahal na rin sa akin si Lloyd. Gusto kong gumaling siya at kung ito ang paraan, so be it. Pero hindi ko kakayanin na magbuntis uli si Irene sa anak ninyo. That is too much for me. Mas masakit sa akin yun. Isipin ko pa lang na aalayan mo siya during her trimester. Nagsiselos na ako. Hindi ako napipilitan lang. Pinili kong maging surrogate dahil selfish ako. Natatakot akong mawala ng papel sa buhay mo." Marahang paliwanag niya dito. Lumamlam naman ang mga mata ni Jethro. Tumayo ito at nagpunta sa likuran niya. Sa kasiyahan niyakap nito. "I'm sorry kung inilagay kita sa ganitong posisyon. Sorry kung pakiramdam mo. Pero Han, kahit kailan hindi ka mawawalan ng papel sa buhay ko. You are my life. The reason why I breath. I love you. I know. I love you too." Tinapik-tapik niya ang braso nito na nakapulupot sa kanya. "At alam ko ring mahal mo si Lloyd. Ayokong may pagsisihan mo na hindi ka na nakagawa ng paraan para madugtungan ang buhay niya. Kung alam mong kaya mo naman pero hindi mo ginawa dahil pinili mo ako. I can't let you do that to yourself, Jethro. How about you, Han? How about your feelings? Yung iisipin ko palang na dadalhin mo sa sinapupunan mo ang isang bata para lang masalba ang buhay ng anak ko. Nasasaktan na ako. Nangako akong aalagaan kita at hindi sasaktan. Pero ngayon, kailangan mong magsakripisyo para sa akin.
Nag-init ang mga mata niya at kinagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan ang pag-iyak. Ayaw niyang makita nito na nasasaktan siya dahil alam niyang lalo lang itong hindi papayag. Oo, gusto niya magkaanak pero gusto niya yung sariling dugo at laman niya. Pero anong magagawa niya? Wala siyang choice. Makita niya pa lang si Lloyd at Irene na kasama si Jethro. Naiinggit na siya. Nakakaramdam siya ng takot na baka kapag nakita ni Jethro ang nakikita niya sa mga ito na isang buong pamilya ay iwanan siya nito. At hindi niya iyon maaamin dito. Hindi niya maaamin na gusto niyang siya ang magbuntis dahil natatakot siyang tuluyang mabura sa buhay nito. Hindi niya kayang maupo na lang sa isang tabi at panuorin si Jethro na mahulog na naman ang loob sa anak nito at kay Irene. Dahil sigurado siyang iyon ang mangyayari. Makukontrol niya lang ang sitwasyon kung siya ang magiging surrogate at kung siya ang magkakaroon ng karapatan sa bata. Alam niyang nagiging makasarili siya pero mahal niya si Jethro at hanggang kaya pa niyang lumaban, lalaban siya. Narinig niyang lahat pero hindi nagawang pumasok sa isip niya ang lahat ng paliwanag ng doktor. Lutang siya dahil a few months from now on, magiging isang ina na siya. Magkakaroon na ng isang munting anghel sa loob ng katawan niya. Pinipilit niya na lang na isipin na anak naman iyon ni Jethro. Well, the baby looks like me. Wala sa loob na naitanong niya. Pare-pareho namang napatingin sa kanya ang mga ito. Nakita niya pa ang simpatsya sa mga mata ng doktor sa kanya. Alam kasi nito ang sitwasyon nila. Tumikim muna ito bago siya sinagot. Well, if the surrogate is traditional and surrogate, meaning the contributed the egg in addition to the caring baby, then yes, the baby will look like her. But in your case, that an egg donor and a sperm donor were used to create the embryo, then the baby will look like those two people, your husband and Irene. Marahan siya napatango at itinikom na lang ang bibig niya. Lihim naman niyang minura ang sarili. Paano nga naman niya magiging kamukha ang bata? Isiya lang naman ang magdadala dito sa loob ng siyam na buwan pero hindi kanya ang genes na daladala nito. Naramdaman niya ang pagpisil ng kamay ni Jethro na nakaakbay sa balikat niya. Nilingon niya ito at nginitian para i-assure dito na ayos lang siya. Hindi na siya umimik uli at nakinig na lang sa mga pinag-uusapan ng mga ito nang inaschedule ang pagkuha ng sperm at egg cells ng mga ito. Bago sila umuwi, dumaan muna sila sa loob ng kwarto ni Lloyd para bisitahin ito. Agad na napangiti ito at nagpakarga sa ama. Dito na kayo mag-dinner. Mag-o-order ako ng pagkain. Alok sa kanila ni Irene. Nakangiting tinanguan niya naman ito. Nang dumating ang in-order nito, nanatili si Jethro sa tabi ni Lloyd at sinasabayan itong kumain. Siya naman ay humila ng upuan papalapit sa mag-ama. Ayaw niya na magmukhang outsider. Nang matapos, hinayaan niya na rin si Irene na ang magligpit ng kinainan nila. Nanatili siya sa tabi ni Lloyd at Jethro at nagkunwaring abala sa panonood ng TV. Daddy! Tawag ni Lloyd kay Jethro, nakatabi nito sa kama. Nakaunan si Lloyd sa braso ng ama. Sagot naman ni Jethro na ang mga mata ay nasa TV din. Nanonood sila ng Iron Man. Please, don't let me die. Nanigas siya sa kinauupuan niya nang marinig ang sinabing iyon ni Lloyd. Agad na tiningnan niya si Jethro. Kitang-kita niya ang gulat at sakit sa mga mata nito. Hindi rin nakaligtas sa mga mata niya ang guilt na nasa mga mata nito. Please, muli pang pakiusap ni Lloyd. Nag-ulap ang mga mata ng asawa. Agad na namula iyon dahil sa pagpipigil na huwag maiyak. Of course, I won't let you die. Anito at bahagyang nanginginig ang boses nito. Kinapit pa nitong lalo sa tabi nito si Lloyd at pinatakan ito ng halik sa ituktok ng ulo nito. Nagkatinginan sila ni Jethro at naaawa siya dahil alam niyang nasasaktan ito. Sino ba namang magulang ang gustong makarinig ng ganoon sa sarili niyang anak? Thank you, Daddy. I love you. I love you too. Bumalik na uli ang atensyon ni Lloyd sa TV habang si Jethro naman ay natulala lang sa tabi ng anak nito. Ayos ka lang?
Masuyo niya ang tanong kay Jethro nang nasa kotse na sila pauwi ng bahay. Kanina pa ito tahimik at alam niyang iniisip nito ang sinabi ni Lloyd. Yeah, I'm okay. Anito. Nakatukod ang siko nito sa bintana at nakasapo sa palad nito ang ulo nito habang ang isang kamay nito ay nasa manibela. Ipinatong niya ang palad sa hita nito at marahan iyong pinisil. Lumingon ito sa kanya kaya nginitian niya ito. Balungkot na ngumiti rin ito sa kanya. Nang makabawi sila, napabuntong hininga na lang siya nang magpaalam itong may gagawin pa ito sa opisina nito sa loob ng mansyon kaya mauna na siyang matulog. Naghapbat siya at nagtoothbrush saka nahiga siya sa kama. Maaga siyang nagising at napangiti siya. Nakatabi niya si Jethro. Tumayo na siya at naghilamos saka bumaba sa kusina. Magbibake uli siya para kay Lloyd. Dadalaw uli siya dito. Araw-araw niya iyong ginagawa. Ipinagluluto ito at dinadalaw. Nagpapahinga ka pa ba? Nakataas ang kilay na tanong sa kanya ni Josh na nasa cafeteria sila sa ibaba ng hospital. Balita ko halos dito ka na raw araw-araw tumira. Bahagya siya natawa kay Josh. Bigla na lang kasi ito nag-text. Kakauwi lang nito galing sa Moscow at dumiretso dito sa hospital para makausap siya. Importante raw. Napaikot na lang ang mga mata niya dito. Hindi pa nito aminin na nag-aalala ito sa kanya. Saan mo naman napulot yan? Sa pagkakatanda ko kasi, sa bahay pa rin ako natutulog at gumigising. Nandito lang ako sa umaga para hatiran ng pagkain si Lloyd dahil hindi niya gusto ang pagkain dito. Umiling-iling naman si Josh at humigop ng kape nito. Reliable ang source ko. Kumusta na pala si Karina? Nakapag-usap na kayo? Tanong niya para hindi na ito magtanong pa. Nagibit-balikat ito. I bought a house in New York. Muntik na niyang maibuga ang iniinom niyang kape. Inabutan naman siya nito ng tisyo. So, susundan mo rin pala siya. Hindi niya maiwasang taasan ang kilay. I love her. Taray, ikaw na mapagmahal. Nagkunwaray pa siyang ipinapasa dito ang corona. Natawa naman ito at hinawakan ang magkabilang pulso niya para kunway pigilan siyang ilagay dito ang imaginary crown. Sa iyo dapat yan dahil mas mapagmahal ka. Kundi ba naman sobra mong mapagmahal, nagpresenta ka pang maging surrogate ng anak ni Jethro at ni Irene. Tatawa-tawang wika nito. Napalabi naman siya at inagaw ang kamay dito. Napakagatlabi naman ito nang tila ma-realize nito ang sinasabi. Pasmado ng bibig mo. Mahinang bulong niya dito at humigop lang ng kape. Napakamot naman ito sa batok. Sorry. Iniba na lang ni Josh ang topic nila hanggang sa nalimutan na niya ang sinasabi nito kanina. Nagpaalam na rin agad ito at sinabi sa susunod na lang dadalaw sa pamangkin. Umakyat naman siya sa itaas at doon na lang hihintayin si Jethro dahil nag-text na ito sa kanya na papunta na ito sa hospital. Hindi nga lang niya agad nabasa. Nagmamadali na siyang umakyat. Nang makarating siya sa loob ng kwarto, naroroon nga si Jethro. Napakunot ang noon niya nang makitang nag-uusap ito at si Irene pero biglang tumigil nang makita siya. Hi! Bati niya sa mga ito. Ngumiti naman agad sa kanya si Jethro. Sinalubong siya nito habang si Irene naman ay halatang umiiwas at nilapitan nito si Lloyd na nakatulog na pala. Nag-aaway na naman ba kayo? Mahinang bulong niya dito nang halikan siya nito sa pisngi. No, maikling sagot nito. Let's go. Uuwi na tayo? Tulog naman si Lloyd. Hinawakan na nito ang siko niya at iginiya siya palabas. Hindi malang siya nagpaalam kay Erin. Talaga bang hindi kayo nag-aaway? Tanong uli niya dito nang nasa elevator na sila. No, hon. Maikling anito. At hindi na muling nagsalita, kaya nahimik na lang siya dito. I'm sorry, but the in vitro failed again. Balita ng doktor sa kanila. Nanlumo siya, again, dahil pangalawang beses na itong sumubok sa in vitro pero palaging bigo. We can try again. Mahinang bulong niya at nagyuko ng ulo. We can keep on trying but there is no guarantee. Kaysa naman sa hindi tayo sumubok.
putol niya kay Erin, hindi ba? Baling niya kay Jethro para magpasak lolo. Pero napanganga siya na mag-iwas ito ng tingin sa kanya. Bumitaw din ito sa pagkakaakbay sa kanya. Jethro, but we tried it twice. Nakatiim ang bagang nito at hindi makatingin sa kanya. Nawalan siya ng imik at naguguluhan. Ang ibig ba nitong sabihin? Payag ito na si Irene ang maging surrogate. Bakit nga naman hindi? Mas malaki ang chance na ito ang magbuntis kaysa sa kanya. Magiging totoo ako sa iyo. Ang totoo, bababa lang talaga ang chance ng in vitro. Mas malaki ang chance na magkaroon ng donor kung gagawin ito ng natural na paraan. Wika ng doktor. I'm sorry. Anito nang tumingin ito sa kanya. Sorry? Sinabi ko na din ito kay Erin. Napalingon siya kay Erin na kay Jethro naman nakatingin. Nilingon niya rin ang asawa at nakitang nakatingin din ito sa babae. Parang may pumiga sa puso niya habang pabalik-balik ang tingin niya sa dalawa na tila nag-uusap ang mga mata. Alam mo rin ba ang tungkol dito, Jethro? Para siyang kakapusin ng hininga ng tumango ito. Mapait na natawa siya. Wow! Dumaan ang katahimikan sa loob ng klinik. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya sa mga oras na ito. Nanatili siyang tahimik. We have to try another way. Anito kay Jethro. Mapait siyang natawa. Another way? Lumingon si Irene sa kanya. Seryoso ang mukha nito. The natural way. Diretsyang anito na nakapagpasinghap sa kanya. Napamaang siya dito at hindi makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig nito. No! Nagbawi siya ng tingin. Mag-a-undergo ka rin ng in vitro. And wait for a fucking month then eventually failed again? The time I have to save my son's life is running out. Hinahabol ko ang oras, Jade. Alam kong alam mo yan. Kaya sana maintindihan mo na kung ano ang mas madali at epektibo yun ang pipiliin ko. Tumayo siya. Mahigpit na hawak ang shoulder bag niya at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Hindi ko kayang ipahiram ang asawa ko. Sana maintindihan mo rin. Mariing aniya dito at ginaya ang tono nito. Walang lingon-likod na tinalikuran niya ang mga ito at lumabas ng klinik. Para siyang hinahabol ng demonyo habang naglalakad siya. Hindi niya alam kung paano siya nakauwing bahay na lutang siya habang nasa biyahe pa uwi. Maraming tumatakbo sa isip niya at para nang sasabog ang ulo niya. Wala pa siyang kakayahang magbuntis. Ilang taon na silang nagsasama ni Jethro pero hindi pa rin sila nagkakaanak. Dalawang beses niyang sinubukan ang in vitro pero wala rin nangyari. Napaupo siya sa gilid ng kama at naihilamos ang palad sa mukha niya. Kaya niyang tanggapin na si Irene ang magiging surrogate kung ito ang may kakayahang magbuntis. Lulunukin niya iyon. Alang-alang kay Jethro, ang hindi niya lang kaya ay ang isiping kailangan itong sipingan ni Jethro. At ang masakit, mukhang sang-ayon si Jethro sa suhestyon ng doktor dahil hindi malang niya ito nakitaan ng pagtutol. Naiintindihan niya naman na gustong iligtas nito ang anak nito, pero para siya mababaliw, ubos na siya. Naibigay na niya ang lahat ng pangunawang kaya niyang ibigay at hindi niya kayang magbigay ng higit pa roon. Wala nang matitira sa kanya. Napapitlag siya sa pagkakaupo nang biglang pumasok sa loob ng silid si Jethro. Natatarantang tumayo siya at akmang lalabas ng pintuan para iwasan ito nang hawakan ito ang braso niya. Saan ka pupunta? Nakakunot ang noong tanong nito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dito. Sa kusina. Titingnan ko lang kung nagluto na sila ng hapunan. Gutom ka na ba? Mag-usap muna tayo. No! Malakas na tutol niya na ikinagulat ni Jethro. Kumain muna tayo. Aniya at pilit na binabawi ang braso dito pero ayaw nitong bitawan. Stop running! Huwag mo akong iwasan, mag-usap tayo! Napasigaw na ito dahil nauubusan na ito na pasensya sa kanya. Ayoko! Ayoko makipag-usap! Muli siyang pumiglas pero humigpit ang hawak nito sa kanya. Halos mapangiwi siya sa sakit. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan ang hikbi. Please, huwag ngayon. Napayuko siya.
Narinig niyang bumuntong hininga si Jethro. Pero kailangan. Bobo ka ba? Sinabi nang ayokong makipag-usap. Ayokong marinig ang sasabihin mo. Ayokong marinig na makikiusap ka sa akin na payagan kitang makipag-sex kay Irene para sa anak mo. Ayoko. Hindi na niya naiwasang mapaiyak. Hindi ko kayang isipin na hahawakan mo siya. Na kailangan mo siyang halikan gaya ng paghalik mo sa akin. Paano kung hindi umobra ng isang beses? Hindi kailangan pa ng pangalawa, pangatlo? Umiiling siya. Hindi ko kaya. I'm sorry. Napapasong binitawan niya si Jade. Pinunasan naman nito ang mga luha at nag-iwas ng tingin sa kanya. Maghahain lang ako. Anito sa malat na tinig. Wala na siyang nagawa ng lumabas na ito. Nanghihinang napaupo naman siya sa kama at sinapunang palad ang ulo niya. Alam niya naman na masasaktan ito. Alam niya na sasaktan ito sa mga nangyayari. Pero ngayon niya lang nakita na nag-breakdown si Jade. Galit na sinampal niya ang sarili nang paulit-ulit pero kulang pa iyon. Kulang ang physical na sakit kumpara sa sakit na nakikita niya sa mata ng kanyang asawa. Sir, pinapatawag na ho kayo ni ma'am. Sa iba ba kakain na raw ho kayo? Uwi ka ng katulong. Tumango siya. Nagtungo muna siya sa banyo para maghilamos. Saka siya bumaba. Nakaupo si Jade at nakatulala lang ito sa harap ng pagkain. Muli na naman parang tinutusok ng maliit na karayom ang puso niya habang pinagmamasdan ito. Huminga na lang siya ng malalim at naglakad na paupo sa kabisera. Nagulat pa ito na nasa harapan na siya nito. Namamaga ang mga mata nito at puno ng lungkot. Pero pinilit nitong ngumiti sa kanya na parang normal lang ang lahat. Nag-iwas siya ng tingin dahil hindi niya matagalan ang mga mata nito. Kain na. Anito na pilit pinakaswal ang tinig pero gumagaralgal pa rin. Ipinagsandok siya nito ng kanin at ulam sa plato niya, pero iniiwasan naman itong mapatingin sa mga mata niya. Pinigilan niya ang kamay nito nang sasalina na naman siya nito ng kanin. Dalawang beses na nito iyong kinagawa, halatang wala ito sa sarili. Nagtataka namang tumingin ito sa kanya. Kumain ka na rin. Uwi ka niya dito. At kinuha sa kamay nito ang bandihado, saka ito naman ang sinalina niya ng pagkain. Tahimik naman itong hinarap ang pagkain nito. Pero ilang minuto na ang lumilipas. Hindi pa rin ito ginagalaw ang pagkain nito. Nilalaro lang ng tinidor nito ang ulam. Han, pagsasabihan niya sana ito na kumain na ng maayos nang bigla na lang itong magsalita. Nagkita kami ni Josh. Nung nakaraan, nakabilisan ang bahay sa New York. Pagak na tumawa ito, hindi rin niya natiis si Karina, kaya ayun, nasundan niya. Pinagmasdan niya lang ito. Halatang umiiwas lang ito sa kanya. Akala siguro nito babanggitin niya ulit ang tungkol sa pagkakaroon ng anak kay Irene. Pinilit niyang ngumiti. Talaga? Aniya. Oo. Napakagatlabi naman itong nag-iisip ng kung ano pang ikukwento sa kanya. Naawa siya rito. Dahil halata namang nasasaktan ito. Pero pilit nitong itinatago. Hindi naman ito nagtatagumpay dahil sumasalamin sa mga mata nito ang sakit. Tumawag ka na ba kina Papa? Last time, tumawag siya sa akin. Nagbibili na tawagan mo raw. Aniya dito. Para hindi na nito isipin na kukulitin niya ito sa pag-uusap nila tungkol kay Irene. Tatawagan ko siya bukas. Nawala kasi sa isip ko na tawagan siya. Malapit na nga pala ang birthday ni Papa. Saglit na parang nag-iisip muna ito bago muling nagsalita. Bibisitahin kaya natin siya sa birthday niya tapos magbakasyon rin tayo roon kahit ilang linggo lang. Nakayuko ito at kagat-kagat ang labi nito. Napubuntong hininga naman siya. You know I can't, Han. Dahil kahit gustuhin man niya, hindi kayang iwanan ngayon ang mga trabahong napabayaan niya sa kumpanya. At lalo na si Lloyd. Masyado nang nagiging dependent sa kanya ang bata
umiiyak ito kapag matagal siyang hindi nito nakikita. Hindi naman nagsalita si Jade. Ramdam niya ang sakit at sama ng loob nito. Pero hindi niya ito mapagbibigyan sa ngayon. Nauna nang umakyat sa itaas si Jade dahil may sinagot pa siyang tawag galing sa kanyang sekretarya. Nang umakyat siya sa silid nila, naabutan niya ang asawa na nakasuot ng pulang lingerie habang sinisindihan nito ang scented candle. Kitang-kita ang magandang hubog ng katawan nito na halos hindi na naitago ng suot nito. Napalunok siya, lalo na nang nilingon siya ni Jade at bahagyang humiti sa kanya. Hindi siya susuko hanggat kaya niyang lumaban. Lalaban siya kahit pa magmukha siyang desperada. Kahit pa mandaya siya, kahit pa magpakababa siya, pipikit na lang siya at lulunukin ang lahat. Hindi naman masamang lumaban, hindi ba? Hindi naman masamang magdamot ka kung pag-aari mo naman ang ipagdadamot mo. Inihipan niya ang posporong ginamit niya sa pagsindi sa mga incented candles. Buti na lang at natagalan si Jethro na umakyat kaya kahit papaano nakapaghanda pa siya. Tumayo siya ng tuwid ang lumakad papunta sa asawa. Titig na titig naman ito sa kanya. Natutuwa siya dahil nakikita niya ang init sa mga titig nito. "I miss you." Malambing na bulong niya rito at matahang hinagod ng kanyang dila ang tainga nito. Agad namang napakapit sa balakang niya ang kamay ni Jethro. Nang ilayo niya ang mukha rito, kita niyang nakapikit ito. Baka sa mukha nito ang pagnanasa. Napangiti siya. Kinabig niya ang batok ng asawa at hinalikan ang labi nito. Mariin at mapusok na tinugo naman ito ng mainit rin halik. Iniangat siya ni Jethro, agad naman niyang ikinawit ang mga binti sa baywang nito at ipinulupot niya ang mga braso sa leeg nito. Bumaba naman ang mga kamay nito sa pang-upo niya para alalayan siya. Naglakad ito sa kama at inhiga siya roon na hindi naghihiwalay ang mga labi nila. Para silang gutom na gutom sa isa't isa. Sabik na sabik sila na paligayahin ang isa't isa. Nagdidiwang naman ang kalooban niya dahil kahit papaano, gumagana ang plano niya. Masakit ang katawan niya na magising siya kinabukasan. Pagod na pagod siya at mukhang ganoon din si Jethro. Tulog pa rin ito sa tabi niya. Nakadapa at mahinang humihilik. Halatang pagod na pagod. Sino ba namang hindi? Kinulit niya ito ng paulit-ulit kagabi. Halatang nagtataka na ito kung bakit masyado siyang nagiging mapilit. Hindi niya na nga alam kung nakailan sila. Hinayaan niya lang ito na magpahinga saglit. Pagkatapos ay aakitin uli. Wala itong nagagawa hanggang makatulog na ito ng tuluyan dahil sa pagod. "Bakit parang masyadong tumaas ang libido mo?" Takang tanong ni Jethro. Hinihingal pa ito dahil katatapos lang nilang magdiig muli. Natigilan siya at bahagyang napahiya. Alam niya namang mapapansin nito iyon dahil hindi naman siya ganito dati. Mas madalas nga na si Jethro ang nangangalabit sa kanya. "Are you up something, Han?" Nakakunot ang noon na tanong nito. Agad namang siyang kinabahan kaya isinubsob niya ang mukha sa leeg nito para itago ang guilt. Nahahalata na ba nito ang ginagawa niya? Nakaya niya itong pilit na pinapagod gabi-gabi ay para hindi na ito magkaroon ng lakas para patulan sa Erin. Nakakahiya kapag nalaman nito ang totoong dahilan. "O baka naman buntis ka na. Halos isang linggo ka ng ganyan. Tumataas daw ang libido ng babae kapag buntis." May pag-aasam sa mga mata nito. Napalabi naman siya. "Okay sana kung buntis siya kaso katatapos niya lang magkaroon 2 weeks ago. Gumulong siya pahiga sa tabi nito at niyakap ito. "How I wish." Mahinang bulong niya na narinig pala nito. "Gusto mo na bang magka-baby tayo?" Tanong nito habang inaayos ang pagkakauna ng ulo niya sa braso nito. "Oo, matagal na. Kaso hindi naman tayo makabuo." Natahimik silang pareho. "Paano kung hindi tayo magkaanak? Iiwan mo ba ako?" Napalunok siya sa sariling tanong. Hindi niya ma-imagine na iiwan siya ni Jethro. Iniisip niya pa lang, nasasaktan na ang puso niya. Parang gusto na niyang maglupasay. Naramdaman niya naman na mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. "Mahal kita, Han. Ang anak bonus na lang.
kung hindi tayo magkakaroon ng anak. Andiyan naman ang mga anak ko. Ituturing mo naman silang parang sa'yo, hindi ba? May pag-aalinlangan sa boses nito. Nangunot naman ang noo niya. Mga? Tanong niya. Mabilis ang bumangon at parang may sumipa sa dibdib niya. Bumangon din si Jethro at sumandal sa headboard ng kama. Hinawakan nito ang kamay niya at may pakikiusap ang mga matang tinitigan siya. Mag-a-undergo ng in-vitro si Irene. Medyo nakahinga siya na maluwag. Akala ko ba ayaw niya dahil mas gusto niya ang hindi ako pumayag kaya naman mapipilitan siya mag-in-vitro. Kailangan namin subukan para kay Lloyd. Napalunok siya. Kung ganoon, hindi nito ikinukonsider ang suhestyon ng doktor. Hindi niyo gagawin yun. Hindi kayo para lang mabuntis si Irene? Parang batang tanong niya dito. Matagal siyang tinitigan ni Jethro. Saka nito ikinulong ang mukha niya sa palad nito. Hindi, Han. Dahil alam kong ayaw mo. Nakagat niya ang pangibabang labi niya. May tinik na nabunot sa dibdib niya. Dinamba niya ng yakap sa Jethro. Thank you, Han. Thank you. Unti-unti na nagiging maayos na uli ang takbo ng buhay nila. O akala niya lang. Gabi-gabi namang umuwi sa kanya ang asawa. Gabi-gabi pa rin may nangyayari sa kanila pero hindi na kagaya ng mga nakaraang ilang araw na halos sagad niya ang lakas nilang dalawa. Takapanti siya sa sinabi nito na hindi ito papayag sa suhestyon ng doktor. Unti-unti niya rin tinatanggap ang katotohanang magkakaanak pa rin ito kay Irene sa pamamagitan ng in vitro. Napukaw siya nang may tumawag sa cellphone niya. Napakunot ang noon niya nang makitang si Percy ang tumatawag sa kanya. Agad na sinagot niya ang tawag nito. Hi, napatawag ka. Masiglang bati niya kay Percy. Narinig niyang tumawa ito sa kabilang linya. Oh, hi Jade. Nandyan ba si Jethro? Nangunot ang noon niya sa tanong nito. Maagang umalis si Jethro dahil may aasikasuhin raw ito sa opisina. Nasa office niya. Aniya dito. Andito ako ngayon sa opisina niya. Nandito ang board meeting at kailangan siya dito. Pero wala siya dito. Tinatawagan ko siya pero naka-off ang telepono niya. Ganun ba? Baka na sa hospital. Wala naman kasing ibang pupuntahan ito kundi opisina at hospital lang. Are you with him? Oh well, makukontak mo ba siya? Kailangan siya dito. Sige. Pupunta na lang ako sa hospital kapag hindi ko siya na-contact, okay? Thank you. You're such an angel. Pambubula pa nito. Pinutol na niya ang tawag. Umakyat siya sa itaas at pinabantayan sa katulong ang niluluto niya. Naligo siya at nagbihis. Ibinili niya na lang ang niluluto niya, saka nag-drive at patungo sa hospital. Walang traffic. Kaya naman mabilis ang naging biyahe niya patungo sa hospital. Pinark na lang niya ang kotse niya at umakyat na siya sa itaas. Hi! Bati niya sa nurse na nakaupo sa tabi ng kama nang natutulog niya si Lloyd. Si Irene? Tanong niya sa nurse. Wala po, ma'am. Lumabas ba? Kanina pa ba lumabas? Nakita mo bang kasama yung daddy ni Lloyd? Tanong niya at pumasok na ng tuluyan sa silid nito at lumapit siya sa kama ni Lloyd at masuyong hinaplos ang mukha nito. Hindi po eh, pero nagbilin po sa akin na baka mamayang hapon na po siya babalik. Tumango na lang siya. Baka maglalaban ng damit si Irene, kaya ito umuwi sa kondo. Nilabas niya na lang ang cellphone niya para tawagan ang asawa pero naka-off rin ang phone nito. Good afternoon. Napalingon siya kay Dr. De Chavez na pumasok sa loob ng kwarto ni Lloyd. Oh, tulog pa pala si Lloyd. Nakangiting wika nito. Hi Doc, upo tulog pa po. Nginitian niya ito at gumanti naman ito ng ngiti sa kanya. Kumusta ka Mrs. White? Magilaw na tanong nito. Buti na lang pumayag ka sa natural way. It must be hard for you but I'd admire you na nagawa mong mag-sacrifice para kay Lloyd. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi niya. Po? Tila naguluhan naman ito pero mas naguluhan naman siya sa mga pinagsasabi nito. Anyway, I'm going to check Lloyd's vitals. Hindi naman siya nagsuka na.
Baling na nito sa nurse. Nag-uusap na ang dalawa habang siya ay tulala sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas bago siya walang paalam na lumabas ng silid. Hindi na niya pinansin ang nagtatakang tingin ng doktor at nurse sa kanya. Sinubukan niya uling tawagan si Jethro. Denial niya ang number nito. Kahit na nanginginig ang kamay niya, nanlalamig ang buong katawan niya. No, hindi magagawang magsinungaling sa akin ni Jethro. Paulit-ulit niyang bulong sa kanyang isipan. Hindi niya pa rin makontak si Jethro hanggang sa nakarating na siya sa parking. Pumasok siya sa loob ng kotse niya at matagal na tumulala sa harap ng manibela bago niya naisipang paandarin ang makina. Lumabas siya ng parking ng hospital at tinungo ang kondo ni Irene. Maraming beses muna siyang huminga ng malalim bago siya bumaba ng kotse niya at pumasok sa gusali. Kilala na siya ng receptionist, kaya naman nginitian lang siya nito at tinanguan na madaanan niya. Tumuloy siya sa elevator. Mahigpit ang hawak niya sa cellphone habang hinihintay na bumukas ang pintuan. At nang bumukas na ang pintuan ng elevator, napahilamos siya sa mukha niya dahil ayaw namang humakbang ng mga paa niya. Kaya ko to. Bulong niya sa kanyang sarili. Sa kapilit na inihahakbang ang paa niya papalabas ng elevator. Parang may bulang bakal na nakakabit sa paa niya. Halos hindi na rin siya makahinga sa sobrang kaba. Hindi niya alam kung bakit pero parang lalabas ang puso niya sa lakas ng tibok niyon. Hanggang sa nakarating siya sa unit ni Irene, kakatok sana siya pero napansin niyang bukas ang pintuan. Marahan niya iyong binuksan. Maliwanag ang paligid pero wala si Irene. Pumasok siya sa loob. Iniikot ang paningin hanggang sa dumako iyon sa pintuan ng kwarto na bahagya iyong nakabukas. Tinungo niya iyon. Naglakad siya papalapit sa silid at napigil lang na may mga anas siyang naririnig. Halos hindi na siya makahinga, lalo na nang makita niya kung kanino galing ang mga anas na iyon. Kay Irene na nasa ilalim ng asawa niya. Parehong nakahubad ang mga ito, magkapatong sa ibabaw ng kama. Namanhid ang buong katawan niya. Hindi pa siya napapansin ng mga ito. Unti-unti siyang umatras palayo sa silid na iyon. Nang hindi na niya tanaw ang mga ito, saka nag-uunahang bumagsak ang mga luha niya. Saka niya unti-unting naramdaman ang pagkadurog ng pinong-pino ng puso niya. Pumikit siya at muling dumilat. Inaantay na magising siya dahil panaginip lang ang lahat. Nananaginip lang siya. Hindi totoo ang nakita niya, hindi ba? Pero pagmulat ng mga mata niya, naririto pa rin siya. Nakatayo sa loob ng kondo ni Irene. Sa labas ng silid kung saan may ibang kasiping ang asawa niya. Naninikip ang dibdib niya at parang may bumabara sa lalamunan niya. Tumalikod siya at nagtungo sa kusina. Binuksan niya ang ref para sana kumuha ng tubig pero nakita niya ang bote ng alak doon. Kinuha niya iyon at binuksan sa katinungga. Mapait ang alak pero mas papait pa ba sa nararamdaman niya ngayon? Natawa siya. Tawa na nauwi sa hagulhol. Muli siyang tumungga ng alak. Naglupasay siya sa sahig. Hawak pa rin ang bote ng alak. Umiiyak siya habang natatawa. Nakakatawa na nakakaiyak ang sitwasyon niya. Ginawa siyang gago ni Jethro. Nanatili siya roon sa ibaba ng ref na nakaupo habang inuubos ang laman ng bote ng hawak niya. Maya-maya pa, narinig niyang umingit ang pintuan ng silid. Narinig niya rin ang mga yabag ng mga ito papunta sa kusina. Jade, napalingon siya kay Irene na nakatayo sa harapan niya. Magulo ang buhok nito at wala itong ibang suot kundi ang t-shirt ni Jethro. Hi, bati niya dito at pilit na tumayo. Kahit nahihilo na siya dahil sa mga nainom niya. Tapos na kayo? Mariing tanong niya dito at naupo sa high chair sa may islands counter. Han. Oh, hi love. Bati niya kay Jethro. Natatawa siya sa mga ito dahil parehong namumutla ang mga ito. Walang suot na pangitaas si Jethro at pantalon ang suot nito sa pangibaba. Bukas pa ang zipper. Natawa naman siya. Nakarami ka siguro, Jethro. Siniguro mo bang magkaka-junior ka uli? Tanong niya dito. Umiwas siya ng tingin sa mga ito.
Hindi niya kayang tingnan ang mga ito. Nanginginig ang baba niya dahil sa pagpipigil niya na huwag mapahagulhol. Tumungka na lang ulit siya ng alak. Tangina, ang pait pala nito. Aniya sabay taas sa bote na hawak niya. Shit, nakakaiyak siya. Aniya at hindi napigil ang hikbi niya at ang masaganang pag-agos ng luha niya. Niyakap niya ang bote ng alak at doon umiyak ng umiyak. Naramdaman niya ang kamay ni Jethro sa balikat niya. Para siya napapasong tumayo at lumayo dito. Masama niya itong tiningnan. Kita niya ang sakit sa mga mata nito at pagsisisi pero mas lalo lang siyang nakaramdam ng galit dito. Diyan ka lang! Aniya dito nang akmang lalapit ito sa kanya. Huwag kang lalapit! Nakakadiri ka! Duro niya rito gamit ang kamay na may hawak ng bote. Nakakadiri kayong dalawa! Galit na sigaw niya, sabay bato ng bote ng alak. Agad na iniilag ni Jethro si Irene na muntik ng tamaan ng bote. Sinungaling ka! Ang sabi mo, dadaan sa infetro yung babaeng yan. Pero ikaw lang pala ang magtuturok dyan. Walang hiya ka. Hinawi niya ang mga gamit na nasa ibabaw ng counter table. Anong kasalanan ko? Bakit kailangan niyo akong saktan ng ganito? Sana pinatay niyo na lang ako. Isinubsob niya ang mukha sa palad niya. Parang walang katapusan ang sakit na kanyang nararamdaman. Gusto niyang manakit. Gusto niyang sugurin ang mga ito at saktan pero wala siyang lakas. Ubos na siya. Kung kahuli-huli ang katinuan sa isip niya, pati yun sinira ng mga ito. Alam kong nasasaktan ka. Wika ni Irene. Umiling siya. Alam mong nasasaktan ako pero hindi mo alam kung gaano. Puno ng hinanakit na tiningnan niya ito. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang makita ang asawa mo na may kasiping na iba. Hindi mo yan alam. Anak ko ang nakasalalay dito, Jade. Kaya hindi mo kami masisisi kung gumawa man kami ng mga bagay na kahit alam naming makakasakit para lang madugtungan ang buhay ni Lloyd. Mapait siyang ngumiti. Tiningnan niya si Jethro na nakatingin sa kanya. Sari-sari ang emosyong nagsasalimbayan sa mga mata nito. Iniiwas niya ang tingin dito at bumaling kay Irene. Gusto kitang saktan. Kung pwede lang patayin kita ngayon. Tumaan ang gulat at takot sa mga mata ni Irene. Pero hindi ko gagawin. Dahil baka mamaya, buntis ka na pala. Baka nakabuo na pala kayo ng asawa ko. Sayang yung sakit na nararamdaman ko kung mawawala yung batang magdudugtong sa buhay ni Lloyd. Pinunasan niya ang luha niya, gamit ang manggas ng damit niya. Saka tumayo ng tuwid. Naglakad siya at nang nasa tapat niya siya ni Irene, huminto siya. Hinubad niya ang wedding ring niya at iniabot ang kamay nito. Saka inilagay roon ang wedding ring niya. Tutal, makapal naman ang mukha mo. Huwag ka nang mahiya. Sa iyo na rin itong wedding ring ko. Sayong-sayo na rin sa Jethro. Aniya dito na ikinagulat nito. Sa kanya ito nilampasan at tinungo ang pintuan. Pero hinabol siya ni Jethro at pinigilan. Malamig ang mga matang nilingon niya ito. I'm sorry. Umiiyak na anito. Ayokong mawala si Lloyd pero mas ayokong mawala ka sa buhay ko. Humahagulhol ng wika ni Jethro. Hindi niya rin napigilan ang pagpatak ng luha niya. Isa lang ang pwede mong piliin. At pinili mo siya, Jethro. Anong laban ko ron? Anak mo yun. Dugo at laman mo. Marahan niyang tinanggal ang kamay nito sa braso niya. Hanggang dito na lang ako. Hindi ko na kayang magpatuloy na kasama ka. Goodbye, love. Be a good father. Tinapik niya ang balikat nito at tumalikod na siya. Napangiti siya ng laruin ng alon ang paa niya. Malamig ang tubig ng dagat. Nag-iingat nga lang siya sa mga matutulis na kabebe na maaaring sumugat sa paa niya. Jade! Nilingon niya ang papa niya na tumatakbo papalapit sa kanya.
may dala-dala itong balabal. Mahamog na anak, tara nang umuwi. Ayan nito nang makalapit sa kanya at sinaklob sa ulo niya ang balabal. Ko, magiging sipunin ng apo ko kapag lagi kang nahahamugan. Sinabi ko na sa iyong huwag kang magpapaabot ng hapon dito sa dalampasigan. Ang lamig-lamig ng hangin dito. Napahagik-hik siya sa papa niya. Inalalayan siya nito at ingat-ingat na inalalayan siya sa paglalakad. Pa, kaya ko maglakad. Angal niya dahil naunahan pa sila ng pagong sa sobrang pag-iingat ng papa niya sa paglalakad. Simula nang malaman nitong buntis siya, itinuring na siya nitong parang isang babasaging kristal. 6 na buwan na ang nakalipas nang umuwi siya ritong luhaan. Akala ng papa niya, hanggang ngayon may tampuhan pa silang mag-asawa. Hindi nito alam na tuluyan na niyang iniwan ang kanyang asawa. Wala siya noong ginawa kundi ang magkulong sa loob ng kwarto niya. Hindi siya lumalabas o nakikipag-usap sa kahit kanino. Wala siyang ibang ginawa kundi ang matulog at umiyak. Dumating pa sa punto na nagigising siyang may mga luha sa kanyang mga mata. Araw-araw para siyang nasa impyerno. Namimiss niya ang asawa. Gusto niya itong makita, makasama pero pinipigil niya ang kanyang sarili. Marahil masaya na ang mga ito, ni hindi na siguro siya naaalala dahil kahit minsan, hindi naman ito tumawag o nag-text sa kanya. Hindi rin ito nakikibalita kahit sa papa o sa tita niya. Nang umalis siya sa kondo ni Irene, dumiretso siya sa bahay. Inimpake niya ang mga gamit niya. Hindi na niya magawang basta na lang umalis, nanatili siya doon. Hinintay niya si Jethro na umuwi sa kanya, siguro dahil umaasa siyang pipigilan siya nito. Pero walang Jethro na dumating. Hindi siya natulog. Nang lumiwanag, tumayo siya bit-bit ang mga gamit niya at tumutulo ang luha na umalis ng bahay nila. Nang mga oras na iyon, tinanggap na niya sa sarili na wala na sila ni Jethro. Umuwi siya sa Ilocos at mainit na yakap ng papa niya ang sumalubong sa kanya. Umiyak siya ng umiyak sa balikat nito sa labas ng airport at walang sinabing kahit na ano. Hindi pa kasi siya handang pag-usapan ang lahat. Hindi ka pa ba natawag sa asawa mo? Tanong ng papa niya. Inakbayan niya ang papa niya hanggang balikat niya lang ito. Pa naman, di ba nag-usap na tayo? Inaalala lang naman kita anak. 3 buwan na lang at manganganak ka na. Nandiyan naman po kayo ni tita. Ani niya dito. Hindi niyo naman po ako pababayaan. Katwira niya. 2 buwan na siya dito sa Ilocos nang malaman niyang buntis siya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya ng mga oras na iyon. Pero isa lang ang tiyak niya. Nagkaroon siya ng bagong dahilan para magpatuloy sa buhay niya. Agad na kinausap niya ang papa at tita Leta niya. Hiniling niya sa mga ito na huwag itatawag o ipapaalam kay Jethro ang tungkol sa kalagayan niya. Una nagtaka ang mga ito at pinayuhan siyang mas dapat na magkaayos sila ni Jethro. Napaiyak siya sa harap ng mga ito. Hindi niya magawang aminin ang totoong nangyari sa kanilang mag-asawa dahil hanggang ngayon, hindi pa rin niyang maging masama ang tingin dito ng pamilya niya. Dahil sa awa, pinagbigyan ng mga ito ang hiling niya. Hindi naman siya nahihirapang maglihi kahit pa triplets ang nasa sinapupunan niya dahil na rin sa binigay na pagmamahal ng papa at ng tita Leti niya. Pinili niya ring hindi makibalita sa asawa. Dina-activate niya ang lahat ng social media accounts niya at hindi niya rin sinasagot ang tawag nila Percy at ni Josh. Lumayo siya sa mga ito at tahimik na namuhay dito sa Ilocos. Karapatan niya pa rin malaman na magiging tatay na siya Jade. Seryosong wika ng papa niya na madalang mangyari. Natahimik naman siya. Matagal ng tatay si Jethro, hindi nga lang sa anak nila. Matagal nang may nakapagbigay ng karangalan ditong maging ina ng mga anak nito. At karapatan din ng mga anak mo na makilala ang ama nila anak. Kahit para man lang sa anak, sa mga anak mo. Huwag mo na yun para sa sarili mo. Pag-iisipan ko po pa. Aniya para matigil na lang ang papa niya. Nanikip kasi ang dibdib niya at parang gusto na naman niyang umiyak. Mabuti naman at hindi uli nagsalita ang papa niya hanggang sa makarating sila sa bahay. Sa pintuan pa lang, amoy na niya ang niluluto ng tita Leti niya. Nagtungo siya sa kusina at nakita niyang naroon ang tita niya pero hindi ito nagluluto. Kundi si Migo, ang pamangkin ni Mang Simeon
na taga Maynila. Balak niya sanang lumabas ng kusina pero huli na, nakita na siya ni Migo. Jade! Matinis ang boses na tawag nito sa kanya. Napangiwi siya. Kahit kailan, hindi siya masasanay sa high-pitch na boses nito. Uy, buhay ka pa pala! Mahinang bulong niya. Ano yon? Tanong nito. Sabi ko, nandito ka pala. Nakangiting wika niya dito. Ah, oo. Nabanggit kasi ng tita mo na nagkikrave ka raw ng ginataang kalabasa. Buti na lang masarap ako magluto. Bla bla bla, wika ng kanyang isipan. Naupo na lang siya sa harap ng mesa at nagsali ng tubig sa baso at hindi na inintini pa si Migo. Mabait naman si Migo, kaya nga hindi rin maitaboy ng tita at papa niya. Yun nga lang, feeling close ito sa kanya at minsan pakiramdam niya. Feeling nito ay ang tatay ng ipinagbubuntis niya. Minsan na rin siya nitong inalok na pananagutan raw siya nito na malakas niya lang na tinawanan saka sinabi nitong kasal siya. Ang isa pang ikinabubugnot niya dito, masyado itong proud sa sarili. Siguro nakaka-proud nga naman na sa batang edad nito ay may mga naipundar na ito at may mga negosyo na. Ang kaso kapag kinukwento nito iyon, para itong batang nanunuhol sa kapwa-bata nito para makipaglaro dito. Kailan ko nga pong umuwi ng Manila para asikasuhin ang business ko? Narinig niya ang kwento nito sa tiyahin niya. Napairap na lang siya sa hangin. Iba talaga ang inis niya kay Migo. Lahat na lang nang lumablabas sa bibig nito ay kinakainisan niya. Huwag lang sanang maging kamukha ito ng mga anak niya. Sa kanila din nakikikain si Migo. Halos ito pa ang nakakaubos ng ulam na niluto nito. Hindi rin siya nakaiwas ng ayain siya nitong magpahangin sa labas pero 10 minuto pa lang hinihikab na siya. Nakaramdam naman ito at nagpaalam naman sa kanya. Nang makaalis si Migo at naligo na siya at nahiga sa kama niya, ipinikit niya kaagad ang mga mata nang maalala si Jethro. Ganito naman siya tuwing gabi o kapag bakante ang isip niya sa mga gawaing laging ang mga alaala nila ni Jethro ang nasa isip niya. Hinimas niya ang malaking tiyan at kinausap iyon. Sabi nila, naririnig naman daw ng mga baby ang boses ng ina. Pasensya na kayo kung wala ang daddy ha. Hindi ko naman kayo ipagdadamot sa kanya. Makikilala rin ninyo siya. Pero hindi muna sa ngayon. Nagulat siya na maramdamang may sumipang mula sa loob ng tiyan niya. Kaya naman napangiti siya. Payag ba kayo? Yun ba yun? O galit kayo? Natatawang tanong niya dito. Umayos na siya ng higa at natulog na. Maaga siya nagising kinabukasan. Naligo ka agad siya at nakbihis dahil pupunta sila ngayon sa ubigay ni niya. Dahil ngayon siya i-ultrasound, malalaman na rin niya ang kasarian ng mga anak niya. Nagtungo siya sa kusina. Naghahain na ang tita niya ng almusal sa mesa. Good morning, tita! Bati niya sa tiyahin at hinilikan ito sa pisngi bago siya naupo. Asan po si papa? Tanong niya dahil hindi niya nakikita ang ama. Tuwing umaga naman ay naaabutan niya itong nagkakape dito sa lamesa at sabay-sabay sila mag-aalmusal. Nagpunta ng aplaya, sinamahan si Migo na mamili ng sugpo. Napasimangot siya na marinig ang pangalan ni Migo. Bakit si papa pa? Hindi na lang si Mang Simeon. Tanong niya habang nagtitimpla ng gatas sa baso niya. Natawa naman ang tita niya at nilingon siya. Bakit ba lagi nalang mainit ang ulo mo kay Migo? Naglilihi ka ba kay Migo? Baka paglagbas ng anak mo kamukha niya. Kibaribad, eksaherada niyang ani na mas lalong ikinalakas ng tawa ng tiyahin niya. Knock on the wood, tita. Huwag kang ganyan. Hindi naman pangit si Migo kaso hindi rin gwapo. Kahit naman galit siya kay Jethro, mas pipiliin niya pa rin ito ang maging kamukha ng mga anak nila. O siya, kumain ka na nga para hindi tayo tanghalian sa pagpunta sa bayan. Anito at inilapag ang niluto nito sa lamesa. Nanihimik na lang siya at kumain ng tahimik. Nang makatapos ay umakyat at pumasok siya sa kwarto niya. Nag-toothbrush bago lumabas. Binitbit niya rin ang shoulder bag niya. Hinintay niya sa sala ang tita Lete niya dahil nagbibihis lang ito. Halika na. Anito na makapagbihis na. Tumayo naman siya at inilalayan naman siya nito. Nasa labas na ang van ng papa niya. Sino nga ho pala ang magmamaneho?
Tanong niya sa tita niya habang naglalakad papunta sa van. Dumating na si Papa? Hindi naman umimik ang tiyahin niya. Binuksan niya na lang ang pintuan ng backseat at sumakay roon. Nag-almusal ka na ba pa? Akala ko nasa aplaya pa kayo ni Jethro. Han, anito kasabay ng pagtaas ng sulok ng labi nito. Pasensya ka na iho, natagalan ka mag-intay dito. Wika ng tita Lete niya nang maupo ito sa passenger seat. Siya naman ay parang itinulos na kandila na hindi makapaniwalang nakatingin lang kay Jethro. Palihim niyang kinurot ang sarili para siguruhin na hindi siya nananaginip. Okay lang po tita. Magalang na anito pagkatapos ay mabilis siyang nilingon. Nakita niya pang bumaba ang mga mata nito sa tiyan niya. Naiharang niya naman ang shoulder bag niya sa kanyang tiyan na parang maitatago niyon ang kalagayan niya. Shit! Mura niya sa sarili at tumingin sa bintana na makitang sinulyapan siya ni Jethro sa salamin. Naginginig ang kamay niya at nagpapawis. Hindi niya alam kung anong klaseng upo ang gagawin niya. Hindi siya mapakali. Habang abala naman si Jethro at ang tita Lete niya sa pagkukwentuhan sa unahan. Hanggang sa makarating sila sa klinik ng OB niya. Agad niyang binuksan ang pintuan ng kotse pero naunahan siya ni Jethro. Kinuha nito ang shoulder bag niya. Nagkasalubong naman ang mga mata nila pero wala siyang nakitang kahit anong emosyon sa mga mata nito. Iniumang nito ang kamay para alalayan siya. Pagbaba pero hindi niya ito pinapansin. Humawak siya sa pintuan ng van. Nang tingnan niya uli si Jethro, nakita niyang masama ang tingin nito sa kanya pero inhirapan niya lang ito. Marami na nakapila nang dumating sila sa klinik kaya naupo muna sila sa waiting area. Jade, maiwan ko muna kayo ha. May bibilhin lang ako para mamaya diretso na tayo sa pag-uwi. Nandito naman ang asawa mo. Paalam ng tita niya. Bago pa siya tuluyang umalis, hindi na niya ito napigilan dahil halatang gusto lang nitong mapagsolo sila ni Jethro. Napabuntong hininga na lang siya. Kung sinabi niya kaya ang tunay na dahilan sa papa at teta niya, paniguradong hindi gagawa ang mga ito ng paraan para maiwanan siya kasama si Jethro. Napapitlag siya nang hawakan ni Jethro ang tiyan niya. Nanlalaki ang mga matang na palingon siya dito sa kamabilis na ibinaksi ang kamay nito. Ano ba? Inis na sikmat niya dito. What? Painosenteng tanong nito na nakataas pa ang kilay. Inirapan naman niya ito at umusog palayo dito. Para siyang napapaso dahil sa paghawak nito sa kanya. Balamig naman sa loob ng klinik dahil malakas ang lugar ng aircon pero pinagpapawisan siya ng malapot. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang naririto si Jethro sa tabi niya. Pasimpleng lumingon siya dito. Nagulat pa siya nang makitang nakatingin din ito sa kanya kaya mabilis na iniiwas niya dito ang mga mata. Mrs. Gomez, tawag ng nurse sa kanya. Mabilis naman siyang tumayo at lumapit sa nurse. Gustong gusto niyang makatakas kay Jethro sa mga titig nitong damang-dama niya. Gomez, you are white hand. Narinig niyang bulong sa kanya ni Jethro na nasa likuran niya pala. Para namang nanghina ang mga tuhod niya nang maramdaman ang mainit na hininga nito sa leeg niya. Hindi niya ito pinapansin. Nginitian niya na lamang ang nurse na nagtatakang pinapanood sila. Pasok ka na po, mami. Anito sa kanya at napatulala kay Jethro. White, palitan mo ang apelyido niya. It's fucking White. Inis na nilingon niya si Jethro na nasa harapan ng nurse at pinipilit na palitan ang apelyido niya. Binalikan niya ito at inis na hinila palayo sa nurse na halatang natatakot dito. Madilim kasi ang mukha ni Jethro. At kulang na lang ay sakali nito ang nurse para sundin ang utos nito. Halika na nga. Pumasok sila sa loob na hilahilan niya pa rin ito. Good morning, Mrs. Gomez. Masiglang bati ng OB niya. It's fucking White. Singhal dito ni Jethro na ikinataas naman ang kilay ng OB guy ni niya. Oh, anito na bahagyang nagulat sa kangumiti ng matamis. Take a seat, Mrs. fucking White. Napanganga naman siya kay Doktora Olivares na kumindat lang sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya at binalingan si Jethro. Manahimik ka nga, nagigigil na ako sa'yo.
mariing bulong niya dito. Sinamaan lang siya ng tunang tingin. Magkaharap na naupo sila sa harap ni Dr. Olivares na parang gustong tumawa sa kanilang dalawa. Napailing-iling na lang ito at sinimula na siyang i-check up. Pinahiga siya nito sa kama na naroroon at kinumutan para maitaas niya ang dress niya. Nilagyan nito ng gel ang tiyan niya maya-maya pa. Nakita na nila sa monitor ang screen ng baby niya. Naiyak siya habang pinagmamasdan iyon. Hindi pa rin siya makapaniwala na may mga buhay na nasa loob ng katawan niya. Nang sulya pa niya si Jethro, nakita niyang nakatulala ito sa screen habang namumula ang mga mata. Mukhang amused sa nakikita. Nagpasalamat siya na hindi na umimik si Jethro hanggang sa matapos nila ang check-up niya. Pero inagaw nito sa kanya ang mga reseta na ibinigay ng doktor. Lumabas sila at naghintay na lang sa waiting area para sa result ng ultrasound niya. Tatlo sila. Narinig niyang bulong ni Jethro habang nakatulala sa resetang hawak nito na parang nakikita nito roon ang laman ng tiyan niya. Hindi siya umimik at hindi rin ito pinapansin. Nagbabara ang lalamunan niya dahil sa kakapigil na maiyak. Noon pa man iniisip niya kung ano kaya ang pakiramdam na kasama niya si Jethro habang nagpapacheck up siya. Pero ngayong narito ito, kasama niya ay nasasaktan naman siya. Mrs. Gomez, White! Napalingon siya sa nurse na nakangiti ng alanganin sa kanya at iniabot ang ultrasound results sa kanya. Salamat! Pasasalamat niya dito. Nakalimutan niya bigla ang nararamdaman niyang sakit at excited na binuksan ang ultrasound result niya. Namilog ang mga mata niya nang makitang puro lalaki ang triplets niya. Napamura naman si Jethro na nakangiti at nakisilip din sa kanya. Sobrang lapit nito na halos inaasulto na ang mabangong amoy nito ang ilong niya. Napalunok siya dahil nakakaramdam siya ng kakaibang init sa katawan niya. Napakurap-kurap lang siya at bumalik sa huwisyo nang nakangiting bumaling ito sa kanya. Agad na umiwas naman siya dito. May tatlong junior na akuhan. Anito sa kanya at hinawakan pa ang kamay niya. Binawi niya ang kamay dito at tiningnan ito. Hanapin na natin si tita. Aniya at nauna nang tumayo at iniwan ito. Naabutan niyang nasa van ang tita niya at naglalaro ng game sa cellphone nito. Napaikot na lang siya na mga mata. Sinasabi na nga ba niyang wala naman talaga itong bibilhin. Gusto lang siyang iwan nito kay Jethro. Oh, tapos na? Okay na ba kayo? Tanong nito na nakangiti sa kanya. Pagod na po ako. Umuwi na po tayo. Aniya sa kasumampa na sa van. Inalalayan pa siya ni Jethro. Hindi na lang siya umimik. Lumipat naman ang tita niya sa harapan sa tabi ni Jethro. Natahimik siya sa buong biyahe. Nagtulog-tulugan pa siya para makaiwas lang sa mga ito dahil pilit siyang isinasali ng tita niya sa topic ng mga ito. Agad naman siya nagmulat ng mga mata nang makarating na sila sa bahay ng tita Lete niya. Nagmamadali niya namang binuksan ang pintuan ng van. Halos tumalo na para makababa lang nang makita niyang mabilis na umikot sa Jethro para puntahan siya. Dire-diretso siya sa loob ng bahay. Nakasalubong niya pa ang papa niya at si Migo pero hindi niya pinansin ang mga ito. Dumiretso siya sa kwarto niya at mabilis na inilak ang pintuan. Doon niya lang pinakawalan ang mga luha niyang kanina pa gustong bumagsak. Naglakad siya patungo sa kama at nahiga roon. Napansin niya ang duffel bag na nasa ibaba ng kama. Hindi niya iyon napansin kaninang umaga. Napangiti na lang siya na mapait at pilit na ipinipikit ang mga mata. Nagising siya sa katok ng pintuan niya. Pupungas-bungas na bumangon siya at tiningnan ang alarm clock niya sa bedside table. Alauna na pala ng hapon. Tumayo na siya at nilapitan ang pintuan para buksan iyon. Parang nawala ang lahat ng antok niya nang makita niya si Jethro na nakatayo sa harapan niya. Alauna na, kumain ka na muna bago ka bumalik sa pagtulog mo. Anito sa napakalambing na boses. Nag-iwas siya dito ng tingin. Hindi pa ako gutom. Aniya at muli nang isasara ang pintuan pero pinigilan nito. Ikaw hindi pa. Iyong mga baby natin, baka gutom na sila. Tatlo pa naman silang naghahati-hati. Akman nitong hahaplusin ang tiya niya pero mabilis siyang umiwas. Kita niya ang bumalatay na sakit sa mga mata nito. Pwede ba? Huwag mo ako basta-bastang hinahawakan.
Nasusuka ako kapag ginagawa mo yon. Mahina pero mariingwi ka niya dito. Han. Hindi niya ito pinansin at lumabas na siya ng kwarto niya. Nagtungo siya sa kusina. May pagkain na nakahain doon kaya naupo na siya. Gising ka na pala. Ani ni Migo na pumasok sa kusina at may daladalang buko. Tamang-tama itong buko, Diyos. Inumin mo habang kumakain ka. Inilapag nito sa tapat niya ang buko na tinalupa ng ibabaw at nilagyan ng straw. Kumain ka muna, alok niya dito, tulak ng kagandahang asal. Ang luwang naman ang ngiti nito nang alokin niya. Mabilis ang mga kilos na hinila ang upuan sa tabi niya para makaupo pero sa sahig ito pinulot. Aray! Angal nito habang hawak ang balakang. Napatingin siya kay Jethro na hawak ang upuan. Hinila nito ang upuan at inilipat sa kabilang side niya at ito ang naupo roon. Ano ka ba, Jethro? Pagalit niya rito. Pero ngumisi lang ito. Ayos ka lang? Tanong niya kay Migo. Napangiwi siya dahil mukha talaga ito nasaktan dahil sa pagkakabagsak nito. Tinulungan niya itong makatayo at ibinigay ang upuan niya dito. Ano bang problema mo, pre? Galit na tanong nito kay Jethro na ngayon ay kumakain lang ng saging. Bakit? Papalag ka ba? Maangas namang tanong ni Jethro. Siyempre hindi. Malakas na sigaw ni Migo. Ang laki-laki mo eh. Bulong pa nito. Ang lakas naman ng tawa niya, halos maiyak pa siya sa kakatawa. Tulala namang napatingin sa kanya si Migo. Lalo na nang pisilin niya ang pisngin nito. Ang cute mo, aniya dito. Namula naman ang mukha nito at tila nahiya. Kumain ka na nga. Galit pa na wika naman ni Jethro at tiningnan na masama si Migo. Naupo na siya ulit. Kahit natatawa pa rin, humila naman siya ng silya si Migo at naupo na rin sa kaliwa niya habang si Jethro naman ay nasa kanan niya. Nakasimangot ito. Hindi niya ito pinapansin. Binalingan niya si Migo at inasikaso ito. Narinig naman niya ang pangangalit ng bagang ni Jethro. Kain ka lang, aniya kay Migo. Salamat, nahihiyang anito. Napangiti siya. Ngayon niya lang kasi nakitang nahiya si Migo at nawala ng sasabihin at ipagyayabang. Mas okay pala si Migo kapag tahimik lang. Han, tawag sa kanya ni Jethro. Inis na nilingon naman niya ito. Ano? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. Gusto ko rin kumain. Hindi pa rin ako nagtatanghalian kasi hinihintay kita. Parang batang sumbat nito sa kanya. E di kumain ka. Aniya at binalingan uli si Migo. Pinagsali niya pa ito ng pagkain. Kanina pa masama ang tingin sa kanila ni Jethro, pero deadma lang siya. Hindi niya ito pinapansin. Hindi niya rin naman maiwan si Migo dahil natatakot siya na baka bigla na lang itong bugbugan ni Jethro kapag nalingat siya. Sa nipis ng katawan ni Migo, baka swerte na ito kung magbabakasyon lang sa hospital. Nakatingin pa rin siya sa akin. Bulong sa kanya ni Migo, halatang kinakabahan. Nakatambay sila sa kubo na ipinagawa ng papa niya para sa kanya. Madalas kasi siyang tumambay sa labas at nag-aalala ito na baka mahamugan siya. Napalingon naman siya kay Jethro na ngayon ay gigil na nagsisibak ng kahoy habang pasulyap-sulyap sa kinaroroonan nila. Napapalunok naman siya habang hindi rin magawang alisin ang paningin sa asawa. Nakahubad-baro ito at ang pantalon lamang ang suot. Tumutulo ang pawis nito sa dibdib pababa sa abs nito, nangingintab din sa pawis. Bawat angat ni Jethro ng palakol para sibakin ang kahoy ay lumalabas ang mga muscles nito sa braso. Nakagat niya ang labi at pilit na iniiwasan dito ang tingin nang magawi sa kanya ang mga mata nito. Huwag mo nalang pansinin. Baling naman niya kay Migo. Ngumiti naman ito sa kanya at iniabot ang binalata nitong dalandan. Salamat. Wika niya dito. Nanatili sila roon hanggang sa hindi na nakatiis si Jethro. At lumapit na sa kanila. Hapon na, hindi ka pa ba papasok?
magkasalubong ang kilay na tanong nito sa kanya. Mahamog na. Naipaikot na lang niya ang mga mata para itong papa niya na takot siyang mahamugan. Uuwi na ako, Jade. Bulong naman sa kanya ni Migo. Masama naman itong tiningnan ni Jethro. Kaya napapitlag pa si Migo bago nagmamadaling bumaba sa kubo. Napailing na lang siya. Halos tupiin na nito ang sarili sa sobrang takot kay Jethro para lang makadaan sa harapan nito. Padabog na tumayo siya at siya naman ang bumaba ng kubo. Inalalayan pa siya ni Jethro nang makababa siya. Napayuko siya at hinayaang malaglag sa mukha niya ang buhok niya para maitago niya ang pagkagat niya sa ibabang labi niya. Agad na inagaw niya kay Jethro ang braso niya nang makababa siya ng ayos at walang lingon-lingon nagnaglakad papasok sa loob ng bahay. Hindi niya pinapansin ang papa niya na nagtatakang nakasunod ang tingin sa kanya hanggang sa makapasok siya sa kwarto niya. Sumandal siya sa pintuan nang maisara niya iyon at sinapo ang dibdib niya. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Para siyang nagpapapalpitate dahil lang sa hinawakan siya ni Jethro. Naipaypay niya ang kamay sa mukha dahil ang init at nagiinit siya. Natitilihang napaayos siya ng tayo at mabilis na kinagalitan ang kanyang sarili. Hindi pa siya nakontento at hinila pa niya ang buhok niya. Bakit kasi kailangan ang hat niya habang nagsisibak ng kahoy? At bakit niya kailangang magsibak pa? May stub naman, wisit. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Han, napapitlag siya na marinig ang boses ni Jethro sa kabilang bahagi ng pintuan. Bakit pati boses niya paos at nanlalandi? Oh, for the love God, Jade, stop lusting over your fucking husband. Gigil na pagalit niya sa kanyang sarili. Han, may kausap ka ba dyan? Shit, nandyan pa yung fuck. Buksan mo nga tong pintuan. Sigaw nito sa labas sabay sunod-sunod na malalakas na mga katok. Napaatras siya dahil feeling niya binabalya na nito ang pintuan niya. Inis na binuksan niya ang pintuan. Napaka-aray! Naputol ang sasabihin niya at napaaray siya nang magkauntugan sila sa noo. Namilog ang mga mata ni Jethro sa gulat. Mabilis siya nitong inalalayan dahil muntik na siya matumba. Nahilo siya at nahipon niya may bukol siya. Napamura naman ito. Han, I'm sorry. I'm so sorry. Come here. Inalalayan siya nito para makaupo siya sa kama. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas. Nahiga siya sa kama dahil umiikot ang paningin niya. Nang bumalik si Jethro, may dala na itong ice pack. Agad itong naupo sa tabi niya at marahang inilagay ang ice pack sa noon niya. Muli itong napamura. I'm really sorry, Han. Marahang bulong nito sa kanya at hinimas-himas pa ang noon niya. Tinanggal ni Jethro ang ice pack sa noon niya, saka ito yumuko at hinipan ang bukol niya. Halos maduling niya nang tumapat ang labi niya, ang Adam apple ni Jethro. Halos malasahan na niya ito, idagdag pa, nadikit na dikit sa katawan niya ang pawisan nitong dibdib. Natatarantang itinulak niya si Jethro. Hindi nito inaasahan ang gagawin niya, kaya nawalan ito ng balanse at nalaglag sa kama. Sapo-sapo niya naman ang dibdib dahil sa bilis ng pintig ng puso niya. Kunti na lang, kunting-kunti na lang, magmamakaawa na siya kay Jethro na hagkan siya nito. Napapikit siya ng mariin, parang damang-dama niya pa ang pawisan nitong katawan sa katawan niya. Nakakahiya talaga. Sigaw ng kanyang isipan. Ouch! Narinig niyang daing ni Jethro. Napalingon siya dito at nakita niyang hawak-hawak nito ang nasaktang balakang. Why did you do that? Magkasalubong ang kilay na tanong nito sa kanya. Nag-init naman ang pisngi niya at mabilis na nag-isip ng maidadahilan. Hindi niya pwedeng aminin na natatakot siyang baka makalimot siya at maisipan niyang magmakaawa dito. Wala siyang balak ipahiya ang sarili kaya mabilis na nagsinungaling. Nanditira ako sa iyo! Gusto niya sanang sabihin na sa pawis nito pero baka asarin lang siya nito na noon nga kahit laway nito ay nilulunok niya kapag naghahalikan sila. Umawang ang labi ni Jethro, halatang nagulat at nasaktan dahil sa sinabi niya. Napalunok ito at yumuko na lang. Walang kahit na ano ang lumabas sa labi nito. Kaya miski siya, hindi na rin nakaimik.
dahil baka kung ano ang masabi niya na mas lalo niyang ikapahamak. Nag-iwas na lang siya ng tingin. Nahiga na lang siya at tumalikod patagilid kay Jethro. Hiliniyang, sana'y huwag na itong magtanong ng kung ano-ano at lumabas na lamang. Maya-maya pa, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Jethro at ang mga yabag nito palabas ng kwarto niya. Hindi niya namalayo na nakatulog na pala siya. Kinapanhiya ang noo niya at nagpasalamat na hindi masyadong bumukol ang bukol niya. Bumangon siya at tumingan sa bedside table kung nasaan ang alarm clock niya nang matigilan siya. Nakita niya roon ang ice pack na hawak-hawak ni Jethro na kanina'y mapait siyang napangiti nang maalala si Jethro. Bumuntong hininga na lang siya at tumayo na. Nagtungo siya sa banyo para maghilamos. Alas 6 na ng gabi at paniguradong maghahapuna na. Nagugutom na rin kasi siya. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa kusina. Napagtan naman siya nang imbis na ang tita o ang papa niya ang makita niya sa kusina ay si Jethro ang nakita niya. Naka-board shorts na ito at t-shirt. May suot din itong apron. Nang maramdaman nito ang presensya niya, nakangiti siya nitong nilingon. Gutom ka na? Malambing na tanong nito. Sandali na lang ito. Oh, gising ka na pala anak. Nagluto ang asawa mo, halika na dito sa mesa. Wika ng papa niya, nakapapasok lang sa kusina, kasunod ang tita niya. Gusto niya sanang lumabas ng kusina at bumalik na lang ulit sa silid niya para matulog pero hindi na niya nagawa pa dahil inalalayan siya ng kanyang papa na maupo. Para naman siyang nasosuffocate, nagbabara ang lalamunan niya dahil may kirot sa dibdib niya habang nakikita niya si Jethro na inaasikaso ang pagkain niya. Yumuko siya para itago ang nangingilid na mga luha niya. Ayaw mo ba ng luto ko? Bulong ni Jethro sa kanya nang mapansin nito na hindi niya ginagalaw ang pagkain niya. Anak, kain ka na. Aba ang mga apo ko baka gutom na sila. Masarap palang magluto itong si Jethro. Uwi ka ng papa niya. Puring-puri nito ang luto ni Jethro. Napipilitan niya namang kinuha ang kutsara at tinidor para tigilan na siya ng papa niya. Sumandok siya ng ulam at ng kanin. Nanginginig ang baba niya at isinubo iyon. Masarap nga. Han, malungkot na tawag sa kanya ni Jethro nang makita nitong napaiyak siya. Tinangka nitong hawakan ang kamay niya pero inilayo niya dito. Kaya hindi sinasadyang natabig niya ang kubyertos at nalaglag sa sahig. Natigil sa pagkukwentuhan ang tita at ang papa niya nang bigla na siyang tumayo na natili pa rin nakayuko para itago ang mukha sa mga ito. Excuse me, busog na po ako. Aniya at mabilis nang tumalikod. Hindi niya pinansin ang papa niya kahit tinatawag siya nito. Pumasok siya sa kwarto niya at sumubsob sa kama. Doon niya ibinuhos ang lahat ng luha niya. Bakit ba kasi kailangan nandito pa si Jethro? At bakit ba kasi kailangan niyang paulit-ulit na nasasaktan kapag nakikita ito at nakakasama sa iisang lugar? Nagpa siya siyang lumabas at nagtungo sa tabing dagat kahit gabi na. Nagpasalamat na lang siya na hindi siya napansin ng papa niya nang lumabas siya. Gusto niya mapag-isa. Huminga sa lahat ng sakit na unti-unting bumabalik sa kanya. Niyakap niya ang sarili nang umihip ang malamig na hangin. Payapa ang alon. Maliwanag ang buwan na tumatanglaw sa buong karagatan. Tumingala siya sa langit para pagmasdan ang mga bituin. Pero naramdaman niya ang paglandas ng mga luha sa mga mata niya. Pumikit na lang siya ng mariin. Napamulat na lang siya nang may magpatong ng balabal sa balikat niya. Nilingon niya ito at nakita niya roon si Jethro. Bahagya itong ngumiti sa kanya pero agad na napawi na makita nito ang mga luha sa mga mata niya. Napapasong binaklas niya ang kamay nito sa braso niya at humakbang palayo dito. Nag-iwas siya ng tingin at madaling pinunasan ang mga mata. Umiiyak ka ba? Obvious ba? Singhal niya dito. Natahimik naman ito at pinagmasdan na lang siya. Parang nalulunod naman siya sa mga titig nito sa kanya. Nanghihina siya at nagagalit sa sarili dahil damang-dama niya ang pangungulila kay Jethro kapag malapit ito sa kanya. Bakit ka ba pumunta pa dito? Nag-aalala ako sa iyo, Han.
Malamig dito at napakalakas pa ng hangin. Napabuntong hininga siya. Tumanaw ulit siya sa dagat bago lumingon kay Jethro. Hindi niya alam kung nagtatanga-tangahan ba ito para iwasan ang tanong niya o talagang iba lang ang pagkakaintindi nito. Anong ginagawa mo dito sa Ilocos? Bakit ka pa nagpakita sa akin? Pagkatapos ng lahat na nangyari, bigla na lang kasi itong sumulpot na parabang hindi siya nito nasaktan. Hindi ba nito alam na ilang beses niyang paulit-ulit na sinusubukang magpatuloy ng wala ito? At ngayon kahit papaano ay nakakapagsimula na siyang muli, bigla na lang itong lilitaw na parang isang kabuti at ibabalik lahat ng sakit na parang kahapon lang nangyari. Napakasama nito. Lumamlam ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. Because I miss you. I miss my wife. Han, mabining anito at nag-umpisang naglakad papalapit sa kanya. Nakita niya namang bumalatay ang sakit sa mukha nito dahil sa nakita nitong pag-iwas niya. Dumilim ang mukha nito kasabay ng pagkuyom ng mga kamao nito. Nandidiri ka pa rin ba sa akin, Han? Tanong nito na may pait ang tinig. Dapat ba hindi? Balik tanong niya dito. I'm sorry. Napayo ko ito. Ini-expect mo ba na kapag nag-sorry ka, babalik tayo sa dati? Nag-angat ito ng tingin sa kanya. There's a hope in his gray eyes. Akala mo ba yung sorry mo? Nagagawa para makalimutan mo yung ginawa mo o mababawasan ng kahit na kaunti yung sakit na nararamdaman ko? Kaya ba ito nasa harapan niya ngayon? At umaarte na parang walang nangyari. Nagagawa nitong humarap sa kanya at tumingin sa mga mata niya ng diretso. Namiss mo ako? At dahil namiss mo ako, nandito ka ngayon sa harapan ko, na parang hindi kita nahuling nakapatong sa ibang babae. Natawa siya ng pagak. Alam mo ba, na sa tuwing nakikita kita, bumabalik yung sakit. Anong dapat kong gawin para mabawasan yung sakit? Tila hirap na hirap na anito. Kita niya ang pamumula ng mga mata ni Jethro sa liwanag na buwan na tumitingin siya dito. Marahan siyang umiling. Hindi ko rin alam. At kung tatanungin mo ako kung kaya ba kitang patawarin, hindi ko rin alam ang sagot. Yumuko siya at niyakap ang sarili para siyang giniginaw sa lamig ng pakikitungo niya rito. Huminga siya na malalim para paluwagin ang dibdib niya. Bukas na bukas din, umalis ka na at bumalik na Manila. Malamig na aniya dito. Wala na akong babalikan paroon. Ayokong bumalik dun, Han. Nangunot ang noon niya sa sinabi nito. Then you better stay away from me, please. Tumalikod na siya at iniwanan na niya si Jethro. Ilang oras na siya nakahiga sa kama niya, pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Paano naman siya makakatulog kung nasa iisang kwarto lang sila ni Jethro? Nakahiga sa sahig sa tabi ng kama niya ang asawa at tanging comforter lang ang sapin. Dinig niya ang panatag na paghinga nito, tanda na himbing na ito sa pagtulog. Kasasabi niya lang kanina na mag-usap sila na layuan siya nito, pero heto ito at iisang hangin lang ang hinihinghan nila. Tatlo lang ang kwarto sa bahay ni Tita Leti niya, ang isa ay sa papa niya, ang isa naman sa tita niya, at itong isang kwartong ito ay nakalaan para sa kanilang mag-asawa. Nagulat siya nang pumasok si Jethro sa kwarto niya kanina. Sinabihan niya itong umalis pero nagbibingi-bingihan lang ito. Ni hindi nga siya nito pinapansin. Basta na lang itong kumuha na comforter sa closet at naglatag sa sahig. Sa inis niya hinayaan niya ito. Alam naman kasi niyang hindi ito sanay mahiga na hindi malambot na kama ang nilalapatan ng likuran nito. Ang kaso ilang minuto na lang ang nakalipas, tulog na ito samantalang siya ang hirap-hirap sa pagtulog. Nagpa siya na lang siyang bumangon at naupo sa kama. Bahagya niyang sinilip si Jethro. Nakasuot lang ito ng boxer habang nakatihaya. Halata tuloy ang umbok sa boxer nito. Pinilit niyang alisin ang mga mata sa bagay na iyon. Iniangat niya ang tingin sa mukha ni Jethro. Nakapatong ang braso nito sa noon nito. Buti pa ang walang hiya, ang sarap ng tulog. Inis na sinipan niya ang hita ni Jethro. Nataranta pa siya at nagmamadaling mahiga nang akmang magigising ito. Nagtalukbong siya ng kumot para magkunwaring natutulog na
nang maramdaman niyang bumangon si Jethro. Mariin niyang ipinikit ang mga mata nang lumundo ang kama. Kagat labing inantay niya kung ano ang gagawin ni Jethro. Pero wala itong ginawa. Ilang minuto pa ang lumipas, umalis ito sa kama. Inilabas niya ang ulo niya sa kumot nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Lumabas si Jethro. Saan kaya pupunta yun? Mahinang tanong niya sa sarili. Ano bang pake ko? Inis na bumalik na lang siya sa pagkakahiga at muling nagtalukbong ng kumot. Wala akong pakialam kahit saan pa siya magpunta. Pagkausap niya sa sarili, saka pinilit pumikit para makatulog na. Pero muli siya nagmulat ng mga mata nang marinig ang pag-ingit ng pintuan. Pumasok muli si Jethro. Nakiramdam siya sa mga kilos nito sa loob ng kwarto habang nagkukunwari siyang tulog. Ipinagtimpla kitahan ng gatas. Alam kong hindi ka makatulog. Narinig niyang wika naman ni Jethro. Pumuntong hininga siya at inalis ang pagkakatalukbong ng kumot sa mukha niya. Hindi ako makatulog dahil nandito ka. Maktol niya dito. Wala ako ibang tutulugan, Han. Katwira naman ito at inabot sa kanya ang isang baso ng gatas. Kinuha naman niya iyon. Hindi maganda sa buntis ang napupuyat. Matalim na sinulyapan niya si Jethro. Alam mo naman pala eh, bakit ayaw mong umalis dito? Sikmat niya dito. Hindi ito nagsalita. Tumalikod ito at muli na lang nagtungo sa higaan nito sa sahig. Kung gusto mo talaga ako matulog, umalis ka dito sa kwarto ko. Dahil hindi siya mapakali, hindi niya alam kung hanggang kailan niya pipigilan ang sarili na huwag itong lapitan. Alam ng Diyos kung gaano niya kagustong isubsob ang mukha niya sa leeg nito. Alam ng Diyos kung gaano niya namimiss ang kanyang asawa, kung gaano niya namimiss ang mga yakap at halik nito. Napatitig siya sa basong hawak niya. Nagagalit siya dito, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na gustuhing mabilanggo sa mga bisig nito. Napalingon siya kay Jethro na magsalita ito. Nakaupo na ito sa sahig habang nakapatong ang siko nito sa magkabilang tuhod nito at nakayuko. Kita niya ang lungkot at pagod sa mukha ni Jethro. Huminga muna ito ng malalim bago siya nilingon. Gusto ko munang matulog ng maayos, Han. Kahit isang gabi lang. Hinding-hindi ako nakakatulog simula nung umalis ka. Sumimangot siya. Huwag ka na magpaawa dahil hindi ako naaawa sa'yo. Masungit na aniya dito. Hindi nakakatulog? Hindi ako naniniwala. Hindi naman na sumagot si Jethro at nahiga na lang. Naiinis na pinatong niya ang baso na wala ng laman sa side table ng kama at nahiga na rin. Kahit papaano nakatulong ang gatas, kaya hindi na niya namalayang nakatulog na siya. Pinipilit niyang iwasan si Jethro. Madalas na hindi siya sumasabay sa pagkain at nagpapahatid na lang ng pagkain sa kwarto niya. Ayaw niyang makita ito dahil wala siyang tiwala sa sarili niya. Nahahalata naman iyon ni Jethro, kaya madalas na nasa labas lang ito ng bahay, tumutulong sa pagsisibak at pagtatanim ng halaman. Gusto na lang niyang matawa, minsan dahil alam naman niyang hindi ito sanay sa ganoong mga gawain, pero nagtitiyaga pa rin ito. Mukha tuloy probinsyanong naliligaw si Jethro dahil sa mga ginagawa nito. Bakit ba hindi mo kausapin ang asawa mo? Tanong ng papa niya na ikinagulat niya. Bigla nila kasi itong sumulpot sa tabi niya habang nakasungaw siya sa bintana at tinatanaw ang asawang habang naghahagis ng patukan ng mga manok. Nakasuot lang ito ng jeans at chinelas. Wala itong damit pang itaas. Malayo sa mga pangkaraniwan itong suot pero kahit gayon pa man, halata pa rin itong isang hari na sa sarili nitong empyaryo. Kung ano man ang problema ninyo mag-asawa, pag-usapan ninyo, anak. Sa tingin ko naman, kung ano man ang kasalanan na gawa ng asawa mo, nagsisisi na siya. Hindi siya umimik. Napayuko siya at nag-iwas ng tingin kay Jethro. Magkakaanak na kayo. Ayusin niyo yun bago pa man lumabas ang mga apo ko. Huwag mo silang imulat sa hindi okay ang pagsasama ng mga magulang nila. Tinapik-tapik nito ang balikat niya at akmang aalis na ito ng pigilan niya. Sobrang sakit kasi pa. Aniya na hindi napigil ang pagpatak ng luha sa mga mata niya. Anak, hindi ka naman masasaktan kung hindi mo mahal ang isang tao.
at lahat ng tao nakakagawa ng pagkakamali. Miski ikaw, hindi mo masasabi ang mangyayari sa mga susunod na araw. Gusto mo bang kapag ikaw naman ang nagkamali, kahit nagsisi ka na at humingi ng tawad, hindi ka patatawarin? Anito at muling lumapit sa kanya at niyakap siya. Tao lang ang asawa mo. Hindi ko sinasabing kalimutan mo na lang ang nagawa niya pero alang-alang sa mga anak mo. Pag-aralan mo sanang patawarin siya sa nagawa niya. Inilayo siya nito sa mga bisig nito at pinunasan ang mga luha niya. Alam mo bang tinanong ko noon ang mama mo kung bakit lagi siyang nasa tabi ko kahit pa puro kapalpakan ang nagagawa ko? Tiningala niya ang papa niya at inantay ang sagot nito. Kasi raw ang pag-aasawa, hindi yan isang mainit na kanin na kapag napasok ka pwede mong iluwa. Hindi raw iyon ganun. Kapag naliligaw ang isa, hilahin mo hanggang makabalik sa tamang daan. Hawakan mo na mahigpit ang kamay para hindi maligaw. Gumiti ito sa kanya at hinaplos ang pisngi niya. Hilahin mo pabalik ang asawa mo anak. Huwag mo siyang itaboy dahil baka mas lalo siyang mapariwara. Mas lalo siyang napaiyak. Gayun lang kasi naging matalinhaga ang papa niya. Pero dahil sa sinabi nito, kahit papaano gumaan ang loob niya. Mahal mo pa ba ang asawa mo? Marahan siyang tumango. Mahal na mahal papa. Ngumiti ang papa niya. Halata naman anak. Malungkot siyang napangiti dito. Paano ba lumimot pa? Gustong gusto ko na siyang patawarin pero nandito pa rin yung sakit. Kapag naalala ko yung ginawa niya, kagat labing napapailing siya bago nagpatuloy. If only I can forget then maybe. Marahan siyang inalo ng kanyang papa. Hindi na kasi niya napigilan ang mapahagulhol. Anak, kung gusto mong magpatawad at tanggapin mo ang ginawa niya, dahil kung pilit mo lang kakalimutan ang naging kasalanan niya at hindi pag-aralang tanggapin, hindi ka makakausad para magpatawad dahil yung betterness itinago mo lang at paulit-ulit lang iyong babalik. Hahabulin ka hanggang sa iyong galit at sakit mas dumoble pa. Napatingin siya sa ama. Umangat naman ang kamay nito at pinunasan ang luha niya. Nasasaktan ako kapag nakikita kang ganyan. At gusto kong magalit kay Jethro dahil alam kong siya ang dahilan kung bakit ka umiiyak. Pero sa nakikitang lungkot at sakit sa mga mata niya, alam kong pareho lang kayo ng nararamdaman. Pareho kayong nasasaktan at ang makakaalis lang ng sakit ng nararamdaman ninyo ay ang isa't isa. Lumabas na ito at iniwanan siya sa silid niya. Tumayo naman siya sa pagkakaupo sa kama at muling lumapit sa bintana at sinilip si Jethro. Nagkataon na naman na lumingon ito sa gawin niya kaya nagtama ang mga mata nila. Kumunot ang noon nito at may pag-alala sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Hanggang sa yumuko ito at nag-iwas ng tingin sa kanya. Umalis naman siya sa bintana at naupo nilang sa kama. Iniisip niya ang sinasabi ng kanyang papa. Kung tutuusin, parang napakadaling gawin ang sinabi nito. Pero bakit para sa kanya napakahirap? Hindi niya alam kung paano magsisimulang tanggapin ang lahat. Paano niya ba tatanggapin ang sakit na nakita niyang may kasiping na iba ang asawa niya? Paano niya tatanggapin na bukod kay Lloyd, may bago na namang anak si Jethro? Saan ba siya dapat magsimula? Dahil sa totoo lang, pagod na rin siya at gusto na niyang matigil ang lahat ng sakit at galit na kanyang nararamdaman. Bumangon siya sa pagkakahiga. Kanina pa siya paikot-ikot sa higaan niya. Hindi siya dalawin ng antok dahil iniisip niya si Jethro. Alauna na kasi na madaling araw pero hindi pa rin ito pumapasok sa kwarto. Siya na nga lang ang naglatag ng comforter sa sahig na tinutulugan nito. Nagpa siya na lang siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Medyo madilim na dahil sa kusina na lang bukas ang ilaw. Madilim na sa sala pero tanaw niya ang kumot at una na nasa sofa. Nagtataka man, hindi na lang niya iyon pinansin at tumuloy na sa kusina. Sorry, hinging paumanhin ni Jethro
nang magkasalubong sila sa kusina. Papalabas ito habang papasok naman siya. Agad na gumilid si Jethro para bigyan siya ng daan, pero dahil medyo lumaki siya, hindi maiwasang madikit ang mga braso niya dito. Napakunot ang noo niya dahil naramdaman niyang mainit ito. Tiningalan niya si Jethro, nakayuko ito at nakatingin sa kanya. Namumula ang pisngi at labi nito. Mainit ka, aniya na nakakunot ang noo. Agad naman umiwas ito nang akmang sasalatin niya ang leeg nito. Wala ito, anito, pero hindi siya nagpapigil. Di naman niya pa rin ang leeg nito. Nilalagnat ka, concern na aniya rito. Sinat lang. Anong sinat lang? Iinaapoy ka ng lagnat. Pagalit niyang wika dito. Namumungay ang mga mata niya at napansin niyang medyo mabilis ang paghinga nito. Tinakpan naman ito ang bibig at tumakbang palayo sa kanya. Baka mahawa ka. Anito na nabasa ang pagtataka sa mukha niya. Umirap siya sa ere at tinilikuran ito. Pumasok ka na sa kwarto. Ikukuha lang kita ng paracetamol at pangbanyos. Hindi na. Doon na lang ako sa sofa. Baka mahawa ka pa sa akin. Saka nakainom na ako ng... Anong oras ka uminom ng gamot? Tanong niya na hindi pinapansin ang mga sinasabi nito. Ngayon lang. Anito saka umubo. Nilingon naman niya ito. Doon ka na sa kwarto. But... Huwag mong painitin ang ulo ko, Jethro. Anin niya dito. Mukha namang natakot ito na magtaas siya ng boses. Okay. Tila maamong tupa na wika nito. Napabuntong hininga siya. Kumuha siya ng palangganita at nilagyan iyon ng tubig. Kumuha rin siya ng ice cube sa ref at nilagay sa tubig. Saka siya kumuha ng suka sa cupboard at nilagyan ang palangganitang may tubig at ice cube. Buhat ang palangganita ay nagtungo siya sa silid. Narat na niya si Jethro na nakahiga sa sahig sa nilatag niyang comforter at parang basang sisiw na nakapamaluktot doon. Na maramdaman nitong pumasok siya, dahan-dahan itong bumangon para makaupo. Nilapag niya naman sa ibabaw ng kama ang palangganito. Lumipat ka dito sa kama. Utos niya dito. Pero Han, dalian mo na. Naputol niya pa ang pagtutol nito. Napabuntong hininga na lang ito. Inalalayan niya pa itong makatayo dahil muntik na itong mapasubsob ng subukan itong tumayo. Nahihilo ka ba? Nag-aalala lang tanong niya. Bahagya kasing nakakunot ang noo nito at parang may iniinda. Marahan naman itong tumango. Sige na, mahiga ka na dyan. Aniya, kinuha niya ang unan at siya na mismo ang nag-ayos niyon sa ulo ni Jethro. Nang tingnan niya ito ay nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Sa kanya lang napansin na ang lapit pala ng mukha niya sa mukha nito. Napalunok siya at muling nakaramdam ng pangungulila sa asawa. Dahil sa pagkakalapit nila, parang lumiit masyado ang silid niya. Napatitig siya sa labi nitong namumula dahil sa taas ng lagnat nito. Mas naging mapintog iyon. Natauhan lang siya ng ipaling ni Jethro ang mukha nito. Paiwas sa kanya nang maubo ito. Dali-dali naman siyang umayos ng upo. Pupunasan kita para bumaba ang lagnat mo. Aniya saka tumayo at kumuha ng bempo sa closet. Bumalik siya sa kama. Dinala niya ang palangganita sa bedside table. Nilubog niya roon ang bempo sa kapiniga. Titig na titig sa kanya si Jethro habang pinupunasan niya ang noo, pisngi at leeg nito. Sinubukan niyang mag-focus sa ginagawa niya pero ramdam na ramdam pa rin niya ang panunuot ng mga titig ni Jethro sa kanya. Pwede ba? Huwag mo nga akong tititigan ng ganyan. Gusto niya sanang magtaray para pagtakpan ang pamumula ng mukha niya pero tunog pagpapabebe naman siya. Napangiti naman si Jethro. Sana pala noon pa ako nagkasakit. Wika nito. Nangunot naman ang noo niya at magtatanong pa sana kung ano ang ibig sabihin nito nang maunahan siya nitong magsalita. Hinuli nito ang palapulsuhan niyang may hawak na bempo. Dama niya ang init ng palad nito na pumapawi at lumulusaw sa pader na pilit niyang hinaharang sa pagitan nila. Namimiss ko na Han ang mapalapit ng ganito sa'yo. Paos na wika nito. Parang may humaplos sa puso niya dahil sa sinabi ni Jethro. Bakas kasi sa tinig nito ang sobrang pangungulila sa kanya at ang lungkot at pait sa boses nito.
Siya din naman ay namimiss na niya ang pagiging malapit dito. Namimiss niya na rin itong yakapin at halikan. Napapasong binawi niya ang kamay at agad namang binitawan ito. Magpahinga ka na. Aniya na hindi napigilan ang panginginig ng boses niya. Bumangon naman si Jethro at akmang bababa uli sa comforter nang pigilan niya ito. Dito ka na sa kama. Aniya, malamig ang sahig at mas lalo itong magkakasakit kung doon pa ito matutulog. But where will you sleep? Kunot noong tanong nito. I will not let you sleep on the floor. The summit is cold. You might get even pneumonia. Dito na lang din ako sa kama mahihiga. Nakayukong wika niya. Hirap na pinulot niya ang comforter na nasa sahig at inilagay iyon sa kandungan ni Jethro. Saka siya umikot papunta sa kabilang parte ng kama. Han, hindi pwede. Baka mahawa ka sa akin. Nakikiusap na wika nito. Maglalagay naman ako ng unan sa pagitan natin para may espasyo. Hindi ako mapapadikit sa iyo. Isa pa, hindi rin kita maaaring payagan diyan sa sahig dahil baka lumala pa yung upo mo. Paliwanag niya dito. Inalagay niya ang sobrang unan sa pagitan nila. Malaki naman ang kama, kaya kahit may harang sa pagitan nila, hindi sila magsisikipan pareho. Higa na, aniya at pinandilatan pa niya ito. Napabuga nilang sa hangin si Jethro at wala na nagawa kundi ang mahiga sa tabi niya. Gisingin mo ako kapag may kailangan ka, okay? Pili niya dito nang pareho na silang nakahiga. Tumango naman si Jethro. Saka hinila ang comforter at nagtalukbong na. Good night, Han. Anito sa loob ng comforter. Hindi siya sumagot pero napangiti siya. Nagising siya dahil sa mahinang umul na nanggagaling sa tabi niya. Nagmulat siya ng mga mata at nilingon si Jethro. Mariing nakapikit ang mga mata nito. Nakakunot din ang noon nito at butil-butil ang pawis nito habang umuungol na parang nahihirapan. Maingat siyang bumangon. Binuksan ang lampshade sa gawin niya dahil yung nasa gawin lang ni Jethro ang nakabukas. Lloyd! Ungol ng asawa niya. May luha na ring umaago sa mga gilid ng mga mata nito. Nananaginip ito. Hinawakan niya ang balikat ni Jethro at niyugyug iyon para magising ito. Ilang sandali niya pa iyong niyugyug nang malakas bago ito biglang bumangon. Lloyd! Hinihingal na sigaw ni Jethro. Jethro, nananaginip ka. Nag-aalala ang wika niya dito. Ngayon niya lang kasi ito nakitang binangungot ng ganoon. Han, nanginginig ang boses na wika nito at tila nahimasmasa na ito. Patuloy pa rin ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Jethro habang parang walang buhay ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Nagulat siya na bigla na lang siya nitong higitin at yakapin. He's gone, Han. He's gone. Wala na ang anak ko. Humagulhol na wika ni Jethro. Nanigas naman siya dahil sa sinabi nito. Jethro POV. This is for Lloyd. Wika ni Irene habang dahan-dahan itong naguhubad sa harapan niya. Nag-iwas siya ng tingin at mahigpit na naikuyom niya ang kamao. Don't let me die, Daddy. Parang saramplakan na paulit-ulit niya naririnig ang tinig ni Lloyd. Napaka-inosente pero puno ng pakiusap. Gusto niyang ibigay kahit ang kalahati ng buhay niya. Madugtungan lang ang buhay nito. Mapagbigyan niya lang ang hiling nito. Pero kahit maglumuhod siya, hindi niya madugtungan ang buhay ng anak niya kung wala siyang gagawin. At ito ang paraan. Alam niya na malaki ang magiging kapalit nito. But he had to find a way. He couldn't just watch his son die little by little. He just can't. Lumapit sa kanya si Irene, miski ang mga mata nito ay puno ng luha kagaya ng sa kanya. Alam niyang labag din sa kalooban nito ang gagawin nila dahil sa kasintahan nito. Pero katulad niya, hindi rin kaya ni Irene na mawalan ng anak. Kahit papareho nilang masasaktan ang mga taong mahal nila. Hindi niya lang akalain na mabilis darating ang kinatatakutan niya. Napatdas siya na makita niya si Jade. Halos wala ng buhay ang mata ng asawa niya nang lingunin siya nito. Kitang-kita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito na makita si Irene. Suot ni Irene ang t-shirt niya. Hi, tapos na kayo? Mabuhay itong tumayo na naupo sa high chair na nasa islands counter.
Han, gusto niya sana itong lapitan para alalayan pero napako ang mga paa niya sa kinatatayuan. Bigla siya nakaramdam ng takot na lapitan ito. Oh, hi love! Sarkastikong bati nito sa kanila. Nakarami ka, Jethro? Siniguro mo bang makakapag-junior ka uli? Tanong nito. Nag-iwas siya ng tingin dahil hindi niya matagalan ang sakit na nakasalamin sa mga mata nito. Parang sinasaksak siya sa dibdib. Nanliliit siya dahil alam nito kung ano ang namagitan sa kanila ni Irene. Gusto niya magsalita, magpaliwanag pero anong ikakatwira niya? Ang anak niya, hindi niya ito masisisi kung mamuhi ito sa kanya. Tatanggapin niya ang galit nito, pero hindi niya pala kayang tanggapin ay ang bagay na susukuan siya nito. Ni sa hinagap, hindi niya akalaing magagawa siyang bitawan ni Jade, kaya hindi niya nagawang makapagsalita na magpaalam ito sa kanya. Hanggang dito na lang ako. Hindi ko na kayang magpatuloy na kasama ka. Goodbye, love. Be a good father. Tinapik ni Jade ang balikat niya sa katumalikod. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig habang nakatingin sa likuran ng asawa na papalayo sa kanya. Sa dami ng mga dumaang problema sa kanilang dalawa, ni minsan hindi niya naisip ng papapagod ito. Nasanay siyang lagi itong umiintindi. Nagtitiis dahil mahal siya nito. Pero ngayong wala na ito sa paningin niya, unti-unti siya nakakaramdam ng sobrang pagsisisi. Nanginig ang tuhod niya sa relasasyon at takot na lumukob sa kanya. Nanghina siya at napaluhod sa sahig. Mas lalong gumuho ang mundo niya nang mawala si Lloyd. Parang naging basura ang lahat ng sakit ng paghihirap niya nang mawalan ito ng buhay sa mga bisig niya. Hindi na kinaya ni Lloyd ang kemo nito. Hindi na rin ito nahintay ang kapatid nito. Irene is 6 weeks pregnant. Nagbunga ang lahat pero si Lloyd ang sumuko. Sinisi niya ang sarili kung noon pa siya sana sumubok. Sana naisalba na niya si Lloyd. Maraming buwan ang nasayang at wala siyang ibang sinisisi kundi ang kanyang sarili. Nilamon siya ng lungkot, galit at pangungulila sa asawa. Lubog na lubog siya at kailangan niya ito. Take a rest. Wika ng daddy niya. Pinisil nito ang balikat niya. Hindi siya kumibo. Nakatingin lang siya sa casket ni Lloyd. Hindi na siya rin makapaniwala na naroroon ang anak niya at nakahiga. Hindi niya matanggap na siya ang maglilibing sa anak niya. Wala pang isang taon, dad. Hindi ko malang siya nakasama na matagal. Parang batang sumbong niya sa ama habang tumutulo ang luha niya. Wala akong nagawa, dad. Wala akong kwenta. No, anak. You did everything you could. You sacrificed a lot for him. And Lloyd knows that. Whenever he is. Sa unang pagkakataon simula nang mamatay ang mami niya, niyakap siya ng kilinala niyang ama. At sa unang pagkakataon, umiyak siya sa balikat nito. At ng mga oras na iyon, nawala ang pader na nakaharang sa kanila. Kailangan mong kumain, Irene. Aniya dito at inilapag sa gilid ng kama ang hinanda niyang pagkain para dito. Nakapamaluktot ito sa kama, habang yakap-yakap ang litrato ni Lloyd. Parang piniga ang puso niya nang masulyapan ang litrato ng anak. Nakangiti ito roon at parang buhay na buhay. Kalilibing lang ni Lloyd. Nagpasya siyang alalayan muna sa Irene dahil sa mga oras na ito, walang ibang dapat na magdamayan kundi silang dalawa lang. Sila ang nawalan. Wala silang ibang makakapitan sa ngayon kundi ang isa't isa, lalo na at magkakaanak uli sila. Gusto ko nang mamatay, Jethro. Napatiimbagang siya sa sinabi ni Irene. You know you can't. Kumain ka na. Inalalayan niya itong umaupo pero tinapig nito ang kamay niya. Hayaan mo na akong mamatay. Galit na sigaw nito at itinapon ang tray ng pagkain. Mababaliw na ako. Kahit saan sulok nakikita ko si Lloyd. Pero hindi ko mahawakan, Jethro. Nawawala siya kapag sinusubukan ko siyang lapitan. Paulit-ulit ko siya nakikita. Paulit-ulit siya nawawala. Paulit-ulit din ang sakit. Humagulhol ito at mahigpit na niyakap ang larawan ni Lloyd. Hindi ko na kaya. Nauupos na napaupo siya sa sahig. Isinubsob niya ang mukha sa mga tuhod niya. Hindi na rin naman niya kaya. Gabi-gabi napapanaginipan niya si Lloyd.
Nakikiusap na huwag niya itong hayaan mamatay, but he failed him. He failed his child. Pero kailangan niyang bumangon araw-araw dahil may isang anghel pang nasa sinapupunan si Irene. Pero kapag ganitong nagpapakita ng kahinaan sa Irene, nanghihina din siya. Parang gusto na lang din niyang sumuko. How are you, Han? Malungkot na tanong niya sa litrato ni Jade na nasa screen ng cellphone niya. I fucking miss you, Han. Yumugyog ang balikat niya. Gusto niyang puntahan ito. Madama ang yakap nito. Magsabi rito ng lahat ng kanyang nararamdaman. Pero alam niyang wala siyang karapatan. Nawala ang karapatan niya ng sukuan siya nito. Iniwasan niya makibalita sa asawa niya. Mukhang napansin naman iyon ni Percy at ang daddy niya dahil hindi nagkukwento ang mga ito sa kanya. Alam niya namang pinasusubaybayan ni Percy si Jade para sa kanya. Hindi lang nito masabi sa kanya ang mga report na nakukuha nito dahil ayaw niya. Mas lalo lang kasing namimiss niya ang asawa. Baka hindi niya mapigil ang sarili at puntahan ito. Gusto naman niya itong puntahan pero natatakot pa siya. Sa ngayon, hindi niya pa uli kayang tumanggap ng rejection. Baka hindi na niya kayanin. Kaya nakontento nilang siyang pagmasdan ang mga larawan nito sa cellphone niya para kahit papaano, mabawasan ang pangungulila niya rito. What are you doing here? Walang ganang sagot niya kay Josh. Hindi naman ito sumagot at basta nilang pumasok sa loob. Nilibot ni Josh ang paningin sa buong kondo niya. Puno ng kalat ang paligid. Maraming basyo ng alak, mga damit, take-out food na walang laman. She's pregnant. Nanigas siya sa kinatatayuan niya nang marinig ang sinabi ni Josh. Marahas na nilingon niya ito. Who? Tanong niya kahit alam niya naman ang sagot. Sino pa ba? Gago ka ba? Anito, damulsa at hinarap siya. Your wife needs you too. Napakurap-kurap siya at hindi agad nakapagsalita hanggang sa magsik-in sa kanya ang sinabi ni Josh at unti-unting magkakurba ang mga labi niya. Kung gayon, nagbunga rin ang gabing pinapagod siya nito para hindi na magkaoras pa sa iba. Parang lumubo ang puso niya sa saya. Parang may sumilay na liwanag sa buhay niya dahil sa narinig. Walang sabi-sabing tinalikuran niya ang kapatid at pumasok sa silid niya. Naligo siya at nag-ahit. Pagkatapos ay nagbihis at nag-impake ng damit. Nang lumabas siya ay naabutan niya pa si Irene at Josh na nag-uusap sa sala. Agad na napatingin si Irene sa maletang hawak niya. Bigla siya nakaramdam ng hiya dahil sa sobrang saya na nalaman na waglet sa isip niya si Irene. Ikamusta mo ako sa kanya, ha? Anito na ikinatingin niya. Lumapit si Irene sa kanya at yumakap. Ihingi mo ako ng tawad sa asawa mo, Jethro. Hindi ko ginustong saktan siya. Basag ang tinig na wika nito. Marahan siyang tumango at gumanti ng yakap kay Irene. Babalik din ako agad. Pangako niya. Dahil nakokonsensya siya na iwanan ito. Lalo na at wala itong kamag-anak dito sa Manila. Don't mind me. Tinapik-tapik nito ang likod niya. Saka bumitaw. Ngumiti sa kanya si Irene. Ngiti na hindi umabot sa mga mata nito. Mas lalo tuloy bumigat ang pakiramdam niya. Pero lamang ang kagustuhan niyang makita si Jade. Buntis ito at magkakaanak na sila. Jethro, tawag ni Irene nang nasa pintuan na sila ni Josh. Tinanguan naman siya ni Josh at nauna nang lumabas. Sorry sa lahat ng problemang tinala ko sa iyo. Salamat din dahil kahit sa sandaling panahon, ipinaramdam mo kay Lloyd na mahal mo siya. Muli siyang humakbang kay Irene at niyakap ito. Patawarin na natin ang mga sarili natin. Wika ni Irene. Patawarin mo rin ako. I already did. Babalik ako. Aalagaan mo ang sarili mo at ang baby. Ibibilin kita kay Josh habang wala ako. No need. Hindi mo na kami kailangang alalahanin. Lumayo ito sa kanya at ngumiti. Thank you for everything. Matagal siya napatitig kay Irene. Pilit na binabasa lang ang isip nito. You're not going anywhere, aren't you? Tanong niya dahil bahagya siyang kinabahan. Ngumiti lang ito sa kanya. Hinaplos ang mukha niya at tumingkayan para halikan siya sa pisngi. Pero hindi ito nagsalita. Mag-iingat ka. Pagtataboy nito sa kanya.
Tumango naman siya. Muli niya pang nilingon si Irene bago siya tuluyang lumabas. Inihatid siya ni Josh sa airport. Ibinili naman niya si Irene at umuo naman ito. Kahit ilang araw na puyat, hindi niya nagawang makatulog sa eroplano. Excited siyang makarating sa Ilocos at makita muli ang kanyang asawa. Pagkalapag niya sa Ilocos, nakatanggap siya ng tawag mula kay Josh. Sinagot niya iyon para lang manlumo. Dinugo si Irene. Nalaglag ang bata sa sinapupunan nito dahil sa sobrang stress at pagod. And after an hour, nakita si Irene sa banyo ng hospital. Wala ng buhay. She committed suicide right after she knows the bebes is gone. Bumalik siyang muli sa Manila para maglibing na naman ang anak at asikasuhin ang burol ni Irene. Mas lalo siyang nalubog at durog na durog siya habang pinapasa sa kanya ng nurse ang butilya kung saan naroroon ang unborn child niya. Isinama niya sa kasket ni Irene ang fetus. Siya ang nag-asikaso sa lahat dahil walang kamag-anak si Irene ang umuwi sa Pilipinas para puntahan ito. Matagal na palang itinakwil sa Irene. Mag-isa nitong pinuhay si Lloyd. Galit ang pamilya ni Irene sa kanya at nadagdagan pa iyon na malaman ng mga kamag-anak nito na nagpakamatay si Irene. Lutang ang isip niya sa lahat ng nangyayari. At sa lahat ng iyon, ang nagbibigay lang ng dahilan sa kanya para hindi tuluyang mabaliw ay si Jade at ang anak nila. Hindi ko alam, anas ni Jade. Nilunok niya ang bikig sa kanyang lalamunan. Kanina pa iyon kasabay ng paninikip ng dibdib niya at ang masaganang pag-agos na kanyang luha habang isinasalaysay ni Josh ang lahat na nangyari kay Jethro sa Manila simula nang umalis siya. Hindi siya mapakali ng malaman na wala na si Lloyd. Hindi niya magawang tanungin si Jethro dahil naiilang siyang lapitan ito. Para kasing biglang may pader na inilagay si Jethro sa pagitan nilang dalawa. Naglagay ito ng harang para hindi niya ungkatin ang nangyari kay Lloyd. Hindi niya alam ang tunay na rason pero may idea na siya. Kaya nagpa siya siyang tawagan si Josh. Alam naman kasi niyang updated ito sa kapatid noon pa man. At kung may gusto siyang malaman sa nangyari sa Manila, ay si Josh ang tamang tao na lapitan niya. Walang pagdadalawang isip naman na ikiniwento nito ang lahat na nangyari. Wala itong itinirang detalye. At dahil sa kanyang mga narinig, unti-unting nagkapira-piraso ang puso niya nang dahil sa mga nalaman niya. Narinig niyang bumuntong hininga si Josh sa kabilang linya. Jethro has been through a lot of since you left. Napayuko siya at pinahid ang luha niya. Hindi ko talaga alam. I'm sorry. Naitakip niya ang palad sa bibig niya para pigilin ang hikbi. Pero hindi niya iyon napigil. Napahagulhol na siya. Pinutol niya ang tawag at niyakap ang sarili niya habang nandito siya sa Ilocos at pilit na kinakalimutan si Jethro. Naroroon ito sa Manila at naglilibing ng sarili nitong anak. Hindi man lang niya nasamahan ito sa puntong iyon ng buhay nito. Hindi niya ito nadamayan dahil mas naging busy siya sa nararamdaman niyang galit dahil sa panluloko nito at ni Irene. Hindi niya alam. Kung alam niya lang, kung alam mo ano, tanong ng isip niya. Babalik ba siya sa Manila at lulunukin lahat ng sakit na nadarama niya para damayan ang asawa niya? Siguro'y oo. Dahil alam niya, kahit gaano siya nasaktan sa mga nangyari, mahal niya pa rin ito. Kung nalaman niya lang na mas maaga, bumalik siya sa Maynila at dinamayan niya si Jethro. Hindi niya ma-imagine na pinagdaanan ng asawa. Saksi siya kung gaano nito kamahal si Lloyd. Pagkatapos, nawala lang din pala ang bata. At si Lloyd, minahal niya rin ito. Deep inside her, pinangarap niyang siya na lang sana nagsilang sa bata. Masakit din na malaman na wala na ito. Parang nilalakumos ang puso niya at kinikilabutan siya ni hindi niya man lang nakita ito sa huling sandali ng buhay nito. To think na pinagdamutan niya ito. Ngayon naisip niya kung una pa lang pumayag na siya, buhay pa kaya si Lloyd? Nagamot kaya nito ng mas maaga? Wala siyang ibang pagpipilian kundi sisihin ang kanyang sarili. Nakukonsenso siya sa hindi nagawang pagdamay kay Jethro at hindi niya agarang pagpayag sa hiling ni Irene at si Irene. Oh my God! Pakiramdam niya
Isa na siya nagtulak dito para kitlin ito ang sariling buhay. Isa siya sa naging dahilan kung bakit nawala si Lloyd. I'm sorry. I'm really sorry. Hingi niyang paumanhin para sa lahat na nasaktan niya. Kung kaya niya lang ibalik ang lahat. Kung kaya niya lang gagawin niya. Han. Napaangat ang tingin niya sa pintuan. Naroon si Jethro na puno ng pag-alala ang mukha nito. Nilapitan siya nito at naupo sa tabi niya. Why are you crying? Masuyong tanong nito habang hinahagod ang balikat niya. Ikukuha kita ng tubig. Wika nito at hindi na niya ito napigil ang umalis. Nang bumalik ito may dala na itong tubig para sa kanya. Pinilot siya nitong pinapainom. Kumuha rin ito ng tawal para ipampuna sa mga luha niya. Hindi siya makatingin ng diretso kay Jethro. Hindi niya masalubong ang mga mata nito dahil nahihiya siya. Iginiya siya nito pahiga sa kama. Hindi na siya tumutol dahil pagod na pagod ang pakiramdam niya. Nahiga rin si Jethro sa tabi niya. Nakatagilid ito habang nakaharap ang likod niya sa dibdib nito. Nasa baywang niya ang braso nito habang bumubulong ito sa kanya para aluin siya sa pag-iyak. Ngunit hindi niya talaga mapigil dahil halo-halo ang emosyong nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Nag-almusal ka na ba? Tanong niya kay Jethro na tila nagulat sa bigla niyang pagtanong. Agad na nagliwanag ang mga mata nito at mabilis na umiling. I wait for you to wake up, anito. Ipinaghila pa siya nito ng upuan. Ito rin ang naghain sa lamesa. Tumingin naman siya sa wall clock. Alas 9 na ng umaga. Napasarap kasi ang tulog niya dahil mas malamig na ang simoy ng hangin. Dahil nag-uumpisa na ang bar months. Bakit? Hinihintay mo pa ako? Kaswal na niya at iniabot ang baso ng gatas na ibinigay nito. Natutuwa siya kapag nakikita ito na nagtitimpla ng gatas niya. Ang laki-laki kasi ng katawan nito at ang liit lang ng baso. Hindi bagay sa malaking kamay nito ang isang basong gatas. So I can have breakfast with you. Sagot naman ni Jethro na pinagsandukan naman siya ng sinangag at pritong isda. You want apple? Tanong pa nito at akmang dadamputin ang apple ng pigilan niya ito. Kumain ka na rin. Okay nito sa akin. Nakangiting aniya. Nakita niya namang bumakas na gulat sa mukha ni Jethro. Hindi na siya nagtaka kung bakit tila gulat na gulat ito. Ilang araw na rin kasi niya itong iniiwasan simula nang malaman niya ang nangyari kay Lloyd. Kinakain siya ng konsensya niya at kapag nakikita niya si Jethro, parang nakikita niya si Lloyd. Hindi niya kasi maiwasang sisihin ang sarili sa nangyari. Naging dahilan siya kung bakit naantala masyado ang pagkakaroon ni Lloyd ng donor hanggang sa hindi na nito kinaya. Paulit-ulit na nagsusumiksik sa isip niya na kung pumayag siya umpisa pa lang, buhay pa sana si Lloyd, si Irene at ang baby nila. Hindi niya rin maiwasang itanong kung sinisiba siya ni Jethro sa mga nangyari. Pinapanood niya si Jethro habang kumakain. Napansin niya na nangangayayat ito. Medyo nang lalalim rin ang ilalim ng mga mata nito. Hindi iisang beses na narinig niyang itong pinabangungot at tinatawag ang pangalan ni Lloyd. Tahimik na lang siyang umiiyak kapag nangyayari iyon. Hindi ka pa bababalik sa Manila? Tanong niya kapag uwan. Iniisip niya rin kasi ang company na hinahawakan nito kung sino ang namamahala roon ngayon. Napahinto sa pagkain si Jethro at bahagyang yumuko. I'm on leave. Maybe in 3 months or 4 months? Kibit balikat na anito at nagpatuloy na uli sa pagkain. Tumango naman siya. Sa bagay, magaling naman sa business ang daddy nito. At mayroon din itong mapagkakatiwala ang mga empleyado. Tahimik na silang kumain at hindi na nag-imikan. Si Jethro ang nagligpit ng pinagkainan nila. Wala ang papa at ang tetalete niya. Dahil sinabahan ng papa niya ang tetalete niya na magpa-check up dahil madalas sumasakit ang tiya nito. Nanatili naman siya sa dining habang pinapanood niya si Jethro na naghuhugas ng plato sa may lababo.
Sinong mag-aakalang na ang isang anak na bilyonaryo ay magagawa niya mapaghugas ng pinagkainan niya? Because I love you, Juan. Naalala niya ang sinasabi ni Jethro sa kanya nang unang beses nitong paghugasin ng pinagkainan noong babagong kasal pa lamang sila. Kinindatan pa siya nito. Tawa naman siya ng tawa dahil daig pa nito ang naghilamo sa lababo dahil basang-basa ang damit nito. Ang saya-saya nila noon. Pero bakit ngayon kahit magkalapit silang dalawa, parang ang hirap para sa kanila ang maging masaya? Bakit ang daming nagbago? Kailan kaya sila babalik sa dati? Yung kahit nagkakainisan sila, hindi sila natutulog na magkaaway. Yung kahit nabubwisit siya kay Jethro at nakukulitan, napakadali para sa kanya na yakapin ito kapag nangungulit itong magbati na sila. Bakit ngayon, parang hindi sapat yung simpleng yakap at halik dahil sa lalim ng mga sugat na nagawa nila sa isa't isa? Han, napakurap-kurap siya nang makitang nasa harapan na niya si Jethro at buong pagsuyong pinupunasan ang mga luha niya. Umiiyak na pala siya, hindi niya man lang namalayan. Napahigpit siya at hinawakan ang kamay ni Jethro na nasa pisngi niya. Bati na tayo, please. Pakiusap niya. Balik na tayo sa dati. Please, Jethro. Ibalik mo na yung dating tayo. Umiiyak na hiling niya rito. Nakita niyang namasarin ang mga mata ni Jethro. Sari-saring emosyon ang dumaan sa mga mata nito bago ito yumuko at sumubsob sa kandungan niya. Umaalog ang mga balikat ni Jethro. Narinig niya lang ang pag-iyak nito na parang bata. I'm sorry, Han. I'm sorry. Paulit-ulit na sinasabi iyon ni Jethro habang walang tigil ang pagpatak ng mga luha nito. Yumuko naman siya at niyakap si Jethro sa kapinatakan ang ituktok ng ulo nito. Pinapatawad na kita. Bulong niya rito. Iniangat niya ang mukha ni Jethro para magkatapat sila. Siya naman ang nagpunas sa mga mata nito. Patawarin mo rin ako kung naging sarado ang isip ko. I'm sorry kung wala ako sa tabi mo nung panahong kailangan mo ako. I'm sorry kung dahil sa akin nawala. Marahang pinutol ni Jethro ang sasabihin niya. It's not your fault, Han. Walang may kasalanan sa lahat ng mga nangyari. It all happened for a reason. Didn't you say all trials will be given to us if it is not good for us? In all that has happened at become more stable emotionally, and I have realized how much I love you. I love you too. Hindi nawala yun. Gustong-gusto kong bumalik sa'yo pero kinakain ako ng sakit na nararamdaman ko. And I'm really, really sorry kung wala ako ng mga time na kailangan mo ako. We can always start all over again, Han. Ikaw, ako, at ang mga magiging anak natin. Anito at pinaliguan siya ng halik sa noo, sa pisngi, sa tungki ng ilong at sa kanyang mga labi. Nagtagal doon ang mga halik ni Jethro, malalim at punong-puno ng pananabik. Tinugo niya iyon ng buuring pananabik. Hinabol niya ang paghinga ng kumalas sa halikan nila si Jethro. Nagmulat siya ng mga mata at namumungay ang mga matang tiningnan si Jethro na nakaawang ang mga labi habang nakatingin sa sahig. Your water broke, anas nito. Huh? Tila lutang na wika niya. Nagsikin lang sa kanya ang sinabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Jethro nang tumingin sa kanya. Nawalan rin ng kulay ang mukha nito. God, Han, your water broke. Gilalas na wika nito. Nanlaki rin ang mga mata niya at mabilis na napayuko rin. May dugo na rin umaago sa kanyang mga hita. Manganganak na ako. Nakaramdam siya ng pagka-proud sa sarili habang masuyong pinagmamasdan ang mga anak niya sa nursery room. Anak niya. Saglit na may humaplo sa kanyang puso. He was a father before. Naalala niya si Lloyd at ang anak nila ni Irene na hindi malang nasilayan sa mundo. Lima na sana at puro lalaki pa. Makakabuo na siya ng isang basketball team kung nabuhay ang dalawang naunang anak niya. Lumunok siya para tanggalin ang para sa kanyang lalamunan.
whenever his hands was, alam niyang masaya ang mga ito ngayon dahil masaya siya habang nakatingin sa mga anak niya. Ang gugwapo naman ng mga apo ko, wika ng daddy niya. Nilingon niya si Javier White. Kumikinang ang mga mata nito habang nakatingin rin sa glass window kung nasaan ang nursery room. Tinawagan niya ito para ibalitang lumabas na ang mga apo nito. Mga apo ko sila. Pasuplado namang wika ni Selva Murete, his biological father. Well, kailangan niya rin itong balitaan. After all, it is grandchild indeed. Both are happy as he was. Ni hindi na pinansin ng mga ito na iisang hangin lang ang nilalanghap ng mga ito. Knowing them na halos hindi matagalan ang isa't isa sa iisang lugar dahil sa galit ng mga ito sa isa't isa. Hindi na lang niya pinapansin ang mga ito. Buli niya lang pinagmamasdan ang triplets niya. Hindi ata siya magsasawa na pagmasdan ang mga ito. Nailipat na ng silid ang asawa mo. Nakangiting bungad sa kanya ng papa ni Jade. Nilingon niya ang matanda. Palingon-lingon ito, pilit na sinisilip ang mga apo na hinarangan naman ni Javier at ni Selvo. Hinawakan niya sa balikat ang biyanan at inakay sa pwesto niya. Pupuntahan ko lang muna ho siya. Si Tita Beatrice po. May binili lang saglit. Tumango siya at iniwanan na ang mga ito. Tinungo niya ang kwarto ni Jade. Nakita niya naman itong mahimbing na natutulog sa kama. Bakas ang pagod sa magandang mukha nito. Nilapitan niya ang kama nito at naupo sa tabi nito. Marahan niyang hinahaplos ang pisngi ni Jade at yumuko siya para halikan ito sa noo. Kumurap-kurap naman ang mga mata ni Jade. Pagkatapos ay nagmulat ang mga mata. Disoriented pa ang mga tingin nito, mukhang hindi pa rin nawawala ang epekto ng anesthesia na itinurok dito. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nito na nakatabing sa mukha nito. Jethro, anas ni Jade. Napatiimbagang siya dahil ramdam niya ang pag-iinit ng mga mata niya. Kinuha niya ang kamay nito at mahigpit na ikinulong sa palad niya. Namiss niya ito ng sobra-sobra. Han, kahit ayaw niyang pumiyok ang boses niya, ito lang ang bukod tanging babae na kayang iparamdam sa kanya ang lahat ng emosyon sa iisang pagkakataon. Sakit, saya at sobrang pagmamahal. Muling pumikit si Jade at mahimbing na natulog. Nakontento naman siyang pagmasdan lang ang asawa. Hindi siya umalis sa tabi nito. Nagising si Jade na makarinig ng pag-iyak. Naging mababaw na ang tulog niya nitong mga nakalipas na araw. Simula nang makapanganak siya, hindi biro ang pag-aalaga ng tatlong bagong silang na sanggol. Pero kahit pagod at puyat siya, at kahit paminsan, hindi na niya magawang makabuo ng kahit 5 oras na tulog sa loob ng 1 araw. Hindi niya magawang magreklamo. Sobra-sobra ang sayang nararamdaman niya para magreklamo sa kakulangan ng tulog. Babangon sana siya pero nakita naman niya si Jethro na bumangon mula sa sahig sa gilid ng kama. Doon pa rin ito natutulog. Katabi niya naman sa kama ang 3 anak nila. Simula na lumabas siya sa hospital. Halos hindi sila nagkakaroon ng pagkakataong makapag-usap. Pakiramdam niya, hinihintay lang siya ni Jethro na maging handa para ma-i-open uli ang naputol nilang pag-uusap bago siya nanganak. Napansin niyang naging tahimik si Jethro. Parang bigla-bigla ang naging mas malalim ang pagkatao nito. Nawala na yung pagiging playful nito. Tila naging angkop dito ang pagiging isang ama. Napangiti siya nang kahit antok na antok ito. Kinakarga pa rin nito si Jace, ang panganay sa triplets nila. Marahan itong hinihili ang bata para patahanin at kumakanta din ito. Inuuna niya ang isa niya sa braso sa ulo niya habang pinagmamasdan si Jethro. Gusto niyang kunin ang cellphone niya para picturean ito pero hindi niya magawang kumilos dahil ayaw niyang alisin kahit saglit lang ang paningin niya sa mag-ama. Nag-angat na mukha si Jethro. Magulo ang buhok nito at bahagyang namumula ang mga mata. Kung puyat siya, mas lalong puyat ito. Sobrang hands-on ni Jethro sa mga anak nila. Nagtama ang mga mata nila at nagkatitigan sila. Kita niya ang pangungulila sa mga mata ng asawa at nasisiguro niyang ganoon din ang nakikita nito sa mga mata niya.
Miss na niya ang asawa. May gabi na nais niya itong yakapin at halikan. Hindi niya alam kung paano. Dahil sa dami ng mga nangyari, parang ang layo nila sa isa't isa. Parang biglang naging estranghero sila sa bawat isa. Marahang ibinaba ni Jethro si Jay sa kama. Nakatulog na? Aniya. Yeah, lalo siyang bumibigat. Nakangiting wika nito. May kinang sa mga mata. Lahat naman sila. Nakangiti ring wika niya. Muling napasulyap sa kanya si Jethro. Matulog ka na Han. Ako na munang magbabantay sa kanila. Malamlam ang mga mata ni Jethro habang nakatingin sa kanya. Naupo ito sa ibaba ng sahig kung nasaan ang higaan nito. Jethro? Hmm? I miss you. Natigilan ito at napatingin sa kanya. Dalawang lampshade lang ang tanging ilaw na nakabukas at nagbibigay liwanag sa buong silid. Pero sapat na ang liwanag na iyon para makita niya ang iba't ibang emosyong dumaan sa mga mata nito. Pwede mo ba akong yakapin? Napalunok si Jethro at tumikhim. Pagkatapos ay tumayo ito. Umusod naman siya ng higa para bigyan ito ng space sa tabi niya. Tumagilid siya ng higa paharap sa triplets. Naramdaman niya naman na lumundo ang kama sa likuran niya. Nahiga si Jethro sa tabi niya ng patagilid paharap sa likuran niya. Hinapit siya nito at niyakap. Nakagat niya ang pangibabang labi niya at mas nagsumiksik sa dibdib ni Jethro. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Pareho na silang kontento sa ganoon. Han? Hmm? Can we start all over again? Tanong ni Jethro. Nasa tinig nito ang kaba na marahil ay nararamdaman nito ng mga oras na iyon. Naluluhang napangiti siya. Bakit ngayon mo lang tinatanong sa akin yan? Isinubsob ni Jethro ang mukha sa leeg niya. Natatakot ako. Takot ka saan? Sa'yo. Bahagya niya itong nilingon na nakakunot ang kanyang noo. At bakit ka natatakot sa akin? Nag-angat na mukha si Jethro mula sa pakasubsob na mukha sa leeg niya. Malamlam ang mga mata ni Jethro. Dahil mahal kita. At ikaw lang ang may kakayahang saktan ako, Han. Mahal mo ba ako dahil sa may anak ka sa akin? Nangunot ang noon nito. Where you get that? Nag-iwas siya ng tingin. Sagutin mo na lang. Han, I love you. I love you with all my heart and fucking soul. Sa tingin mo magtsatsaga ako dyan sa sahig kung hindi kita mahal? Ano naman ang kinalaman sa paghiga mo sa sahig? Nakasimangot na tanong niya. Bumuntong hininga naman si Jethro. Can't you say that? I'm ready to stuff down just to have you back. Kaya ba nahihiga ka sa sahig? Natatawang tanong niya. Hindi niya makuha ang logic sa mga sinasabi ni Jethro. Ipinihit naman siya ni Jethro paharap dito at mas lalo siyang niyakap. Gusto ko lang iparating na handa ako magpakababa. Mapatawad mo lang ako. Tumigil siya sa pagtawa at tiningala si Jethro. Napatawad na kita, Jethro. You do, my love? Marahan siyang tumango. Tumingala siya at inabot ang labi ni Jethro. I love you, Jethro. I love you so much, Han. Mabining anito at hinuli ang mga labi niya para halikan. Puno ng pangungulila ang halik na pinagsaluhan nila. She is happy at hindi niya mapigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Masaya siya. Masayang masaya siya dahil sa dami ng pinagdaanan nila at sa sakit na nabibigay nila sa isa't isa. Hindi na wala yung pagmamahal na mayroon sila. They've learned their lesson at kahit na ano pang dumating sa kanila, alam niyang wala nang bibitaw sa kanilang dalawa. Oh shit, Han, that's good. Ouch! Angal niya nang bigla siyang batukan ni Jade. Pa-shit-shit ka pa dyan? Ang laswa-laswa ng bibig mo, para hinihilot ka lang sa paa. Nakasimangot na angal ng asawa niya. Napakamot siya sa batok. Sinusubukan niya kasing makuha sa landi at ungol si Jade. Baka sakaling pagbigyan siya nito. Isang linggo na siyang dieta sa asawa. Bigla-bigla nila kasi itong naglunsad ng family planning.
ayaw naman itong mag-take ng pills dahil matagal bago sila magkaanak nang dahil sa iniinom nitong pills noon. Nang mapuntis naman ito ay biniyayaan sila ng triplets na lalaki after a year ay isang malusog na prinsesa naman. Gayong 2 taon na ang bunso nila at 3 taon na ang triplets na nasa pangangalaga ng biyananiyang lalaki. Dahil nag-decide silang mag-out of town, alam niyang stress na si Jade sa bahay. Ubus na rin ang oras nito sa mga anak nila, na kung hindi niya lang mga anak, ay baka isinako at iniligaw na niya sa sobrang lilikot at kukulit. Kaso dahil nagpa siya nanggang mag-family planning si Jade, baliwala naman ang out of town nila. Hindi ba talaga pwede? Kahit putok sa labas? Pakyut na angal niya sa asawa, habang hinahalik-halikan ang kamay at braso nito. Inis na hinila naman ito ang kamay. Bawal nga, bakit ba ang kulit mo? Anito saka humalukip-kip. Ha naman, angal naman niya. Ay nako, buti sana kung ikaw ang nanganganak. Ang alam mo lang kasi ang pumutok ng pumutok. Gigil na anito, saka inihampas sa kanya ang unan. Inis na tumayo ang asawa niya at nilayasan siya. Naiwan siyang nakasimangot sa kama. Ang sakit na ng puso niya. Para siyang dinidyeta sa pagkain pero hinahaina naman ng pinaghainan ng masasarap na putahe. Naramdaman niya ang pagkabuhay ng alaga niya. Inis na bumangon siya. Shit, Han! Malakas na tawag niya sa asawa. Inis na bumangon siya. Lumabas siya ng silid at sinundan si Jade. Natagpuan niya naman itong nagduduwal sa lababo. Nag-aalangan namang nilapitan niya agad ang asawa. Hey, what's wrong? Anito na hinagod ang likuran nito. Hinawi niya rin ang buhok nito na nagkalat sa mukha nito. Ano bang nakain mo? Tanong niya at nag-recall sa isip niya ang mga kinain nila kaninang tanghalian. Magigisa sana ako ng bawang kaso bumaliktad naman ang sikmura ko sa amoy. Nanghihinang anito habang pinupunasan ang bibig. Bawang? Allergy ka ba? Oh shit! Nanlaki ang mga matang nilingon niya si Jade. Baka naglilihi ka na naman? Tanong niya. Naalala niya ganoon ito kapag naglilihi. Ayaw na ayaw nito ng amoy ng bawang. Hindi naman sumagot si Jade at bigla na lang umatungal ng iyak. Gago ka kasi! Putok ka ng putok! Paninisin nito sabay hampas at kurot sa kanya. Natatawang niyakap niya naman ito. Ayaw mo nun? Mas lalaki at sasaya ang pamilya natin. Aniya dito at masuyong hinalikan ito sa labi. Mabis naman ito nag-iwas. Huwag mo akong ikis, sumuka ako. Nakasimangot na anito. So Mrs., madadagdagan nga ba ang Team BB White natin? Tumaas baba ang mga kilay na tanong niya dito. Lumapi ito at saka marahang tumango. Naningkit naman ang mga mata niya. At hindi totoo na gusto mo ng family planning. Muli itong tumango. Bumitaw naman siya at namaywang sa harapan nito. At bakit? Huwag kang sumigaw. Irap nito sa kanya. Nainis ako sa'yo. Kasi putok ka ng putok, leche ka. Ngising aso naman siya. Ha? Natiis mo ako ni 1 linggo? Humanda ka sa'kin, magdamag kitang puputokan. Aniya sa kabinitbit ang asawa. Natatawang tumili naman ito at nagpapapalag. Ibinaba na lang niya si Jade na nasa kama na sila. Agad na kinubabawan niya ito. I love you, Han. Masuyong aniya at buong pagmamahal na pinaulanan ng halik ang mukha nito.